those who stand in my way. Die! Bow before the King of the Inferno! Come, Candle Moth! All will die away in ashes, and you are no exception! Outside the game, I'd have a hard time making decisions and just go through life without any direction, really. But when I'm in the game and as captain of the team, I have to make confident split-second decisions to lead our team and give us that direction we need to win the game. I got my self-confidence when I became a radio jock for the university, and it basically developed my self-confidence to speak out loud to many people out there. As an ate, you're supposed to know what to do. Minsan, parang hindi na pwedeng magkamali. Kasi ate ka eh, dapat you serve as an example for the younger ones. But as a student leader, that was not the case for me. I was allowed to make mistakes, learn, and do better. Just like how we encourage you, our telecubs, to wear your stripes. The community that we've built across the world have given us a place to belong. As the world becomes more connected, the opportunities will reach all corners of the world. I'm so excited to bring campus gaming across. Hello everyone, and welcome to the Alliance Games featuring MLBB, co-presented by Globe and powered by Logitech G. Dubbed by the community as the UAAP/NCAA of esports, Alliance student clubs from across the Philippines are hashtag all G to compete in multiple esports titles and represent their campus. I'm Womi at kasama ko dito si Midnight. Kami ang magiging casters niyo para sa first series in the first day of Alliance Games. Kamusta ka dyan, Midnight? Ako, excited ako sa mga games na mapapanood natin ngayong araw. And actually, close to heart to eh. Kasi for the longest time, naghahanap tayo ng mga amazing players no sa amateur scene. Ngayon, mga students naman yung magkakaroon ng chance para ipakita yung galing nila sa MLBB. Yeah, and minsan nga iniisip ko, sana meron na tayong, kumbaga, collegiate esports athlete talaga na makatransition sa professional. But so far, alam ko, may mga popular streamers lang na nakapaglaro na in our AcadArena leagues. And speaking of our AcadArena leagues, our first, I think, first day, of course, this is the play-in stage. But there are three stages, the Alliance Games. Ano ba yun, Midnight? Yeah, may tatlong stages for the Alliance Games. Ito yung mga major events. Ngayon, nasa play-ins tayo. The second one is the group stage. And then the third one is the playoff stage. Now, the play-ins will run for 3 weeks. And teams will be playing double eliminations pools format. And the top 16 teams, mag-a-advance sila sa group stage. And then yung top 8 naman ang mag-a-advance sa playoffs. And of course, the grand finalist will have a chance to compete live at Conquest 2022. Oy, sa Conquest 2022 na mangyayari, by the way, sa July ay napakalupit kasi ang tagal natin na walang mga gaming conventions dito in Manila because of COVID-19. But finally right now, because of alert level 1 lang siguro, magkakaroon na tayo ng gaming convention. And presumably, no, dapat
it's one of the biggest gaming conventions, if not the biggest gaming convention in 2022. So, bago tayo magsimula sa ating first series, of course, in our first day of the play-ins, Alliance Games wouldn't be a thing without our amazing sponsors and partners. Alliance Games is co-presented by Globe Telecom, our official telco sponsor, and powered by Logitech G, our official gaming gear partner. Now, since this is the first day, let's look at the players that we have right now, no? Valiant Esports, may sarili silang bootcamp. Sana all. Collegiate pa lang may bootcamp na. Then we have TFX Zeus from FEU Manila na mukhang magkakahiwalay pero magkakasama naman sa Discord. Oh, medyo ano lang to, no? Medyo tough battle lang to for TFX Zeus in terms of communication. But I do feel like medyo ano naman na sila, naka-adapt na sila sa ganitong klaseng setup. Kasi of course, given the situation, no, dahil nga may COVID-19, halos naman lahat ng players natin, ginagamit na lang yung mga in-game mics, yung mga external communication. Pero of course, advantage pa rin yung may bootcamp. Actually, props to Valiant Esports. Napakaganda ng kanilang supporting system dahil meron pa silang bootcamp. Pero huwag natin patagalin pa, Uwomi. Let's jump in right into the game. Oh. Pasok na agad tayo sa draft, no? And Valentina will be immediately out. Nasa 3-ban system tayo ngayon. So what can we expect here? The Valentina is already out. Alam naman natin na napakadaya nitong hero na to. Yeah. And now the Grok is also removed from this game. Yeah. What's up with this Grok Midnight? Ito yung ano eh, ito yung top 3 bans mo. You have the Valentina, you have the Grok, baka paparating na rin yung Baksha. But one thing is for certain, baka ma-open din yung mga first pick openers like sila Masha, sila Beatrix, even the Fanny. So Karina will be banned out here on the side of Valiant Esports. Actually, very good choice din yan kasi alam nila, one pick lang sila. Ayaw na ayaw mo makakuha ng two very good picks yung kabilang side. So nag-open ng first pick choice dito ang Valiant Esports. Again, Fanny is still up for the taking and also existing pa yung Baksha. Ooh, Ling! Ling, this is really surprising. No? Feeling ko pati ikaw nagulat ka eh. Kasi madalang na lang natin nakikita ang first phase ban ng isang Ling. And considering na 3-ban system to Midnight, it opens up a 1-1 first pick. Let's talk about this priority pick 1-1. What's up with this? Pero nagiging trend to, no, yung 1-1 first pick just because of two reasons. Number one is yung comfort, and number two, it eliminates a lot of threats on the other side. Again, wala na yung Karina din for the side of Valiant Esports. So alam nila kahit anong jungler i-pick ng TFX Zeus, magiging capable yung 1-1. Like for example, kung mag-back siya, okay pa rin mag 1-1. But the thing is, Fanny is still up here for the side of the TFX Zeus. Pero hindi, yung Zong yung pinili nila. Interesting choice to ha, kasi 1-1 is a really good marksman to deal with the Yuzong. Yeah, and pinair up naman nila ito sa isang Eve na alam naman nating one of the best combo sa Yuzong kasi tinatanggal mo. Ay, sa Eve rather, kasi tinatanggal mo yung isa sa mga biggest counter kay Eve na isang Yuzong. But as you said, Midnight, no, the 1-1 definitely is one of the best counters for this Yuzong kasi makakite mo, and sometimes yung Petrify, kaya mo pang maiwasan yan. And we talked about the Baksha earlier. It's locked in by Valiant Esports, sinabayan pa ng Franco. So that's two tanks already locked in for the side of Valiant Esports. Yep, and jungler is required, I think, for TFX Zeus kasi kung di sila pumik ng jungler dito, baka maban on the side of Valiant Esports. Again, Fanny is up, but also there are a lot of other options. Oh, okay. Ito yung magiging trend, no? Sa mga ganitong klaseng setup, if there is a Franco and a Baksha on the other side, kara usually yung pinipick ng mga teams natin. I think it's a good pick for their side. They just need to protect it well on the upcoming two picks that they have. Yeah, definitely. And alam naman natin na ang carry is yung mga tank melters talaga pag umabot ng mid to late game. Yan yung kahit Baksha ka pa, tutunawin ka. But as you said, Midnight, kung hindi mapoprotekta ng carry, mababa ang kanyang range, baka makite pa siya o worse, malapitan ng isang Baksha at isang Franco. Now entering the third ban coming in from TFX, Zeus, they're gonna take away the Lunox, which is, kung titignan natin, no, yung 3 bans mukhang very targeted. Oo, parang nakapag-research, no, pinaghahandaan talaga itong Valiant Esports. Pero plano na, I think the plan is to put the carry on the gold lane and then select a different jungler. Again, marami pang option. The Pakito is still there. Fanny is still up.
I'm actually surprised na wala pang kumukuha ng fund dito, but I do think na may mga comps talaga na pinapaboran itong dalawang teams na to. If you look at the lineup of the FXUs, medyo team fight oriented yung gusto nila mangyari while skirmishing naman for Valiant Esports. So I do feel like it'll help if they pick yan yung mga supplementary heroes like the Rafaela to give a boost to the carry pag nag-online na yung hero niya. Yeah, and looking at the composition of TFX Zeus, now that's FEU Manila, they do have the damage already and a good mix of crowd control. And Rafaela, one of the best, let's just say, safe support picks for this carry. Pero baliktad sa Valiant Esports, no? Sabi nila nung EFAS, lock in Selena, and that's most likely going to be a mid lane Selena since may Franco na sila. Super ano na to, super fast paced na to, knowing na meron silang Franco and then meron silang Selena. The Franco can delay the enemy jungler while the Selena can boost the jungling capability of the Baksha. So kailangan mag-isip ng TFX Zeus ng way para mapabilis yung early game nila, and the only remaining option here or the only remaining hero for them to pick is the jungler. And there are only limited heroes that can jungle faster than the Baksha. Naban pa yung Karina, no? So let's see if it's going to be a carry jungler or perhaps even a Diroth jungler, because we've seen our fair share of Diroth junglers and it is a Diroth jungle. Paano ba ang matchup ng isang Diroth laban sa Baksha? I feel like the plan here is to completely destroy the enemy tanks, pero they switch it up. So carry pa rin yung magiging choice. Ah, carry pa rin. I like this better kasi mas maganda yung supplementary damage ni carry for the Diroth to burst down the tanks of Valiant Esports. Kasi ang kinaganda naman kay Diroth is kahit hindi siya overly farmed, pag umabot yung HP mo to a certain threshold, kayang-kaya ka patayin ng isang Diroth with his ultimate. So I kind of feel like they need more time on the carry. Pero again, going back to sa thought process natin kanina, Womie, medyo mahirap to kasi if you look at their lineup, medyo greedy. Yes, they can fight team fights, pero ang lakas din ng skirmishing capability ng Valiant Esports. Yeah, definitely. Kumbaga, yung damage nandoon talaga at mararamdaman natin yan around mid to late game or mas early pa nga si Valiant Esports. Si TFX Zeus yung mag-aantay ng mid to late game. But speaking of being game for this entire series, no, salamatan lang natin saglit ang Logitech G, that is our official gaming gear partner. If you're looking to supercharge your gaming setup, you can keep playing to check out our Logitech amazing gear at logitech.acadarena.com. So pasok na tayo sa ating first match of the day. This is Valiant Esports versus FEU Manila TFX. Ano ang ma-expect natin sa early game? Early game should be advantageous here for Valiant Esports kasi again, mas pabilis yung jungler nila with Selena and the Baksha, and also, nagsusupplement yung heroes nila with the Franco and Esmeralda. They can fight earlier on against TFX Zeus. Ang dilemma lang nila is yung mobility na pinoprovide ni Rafaela kay Kari. But the thing is, the TFX Zeus cannot really fight on the early game. Yeah, and ngayon, no, and Valiant Esports on the other hand, medyo yung Selena nagsistick pa sa mid lane, pero katabi niya yung Franco eh. Isang pana lang na tumama on the side of Valiant Esports, this could definitely change kung ano yung mangyayari sa early game ng TFX. Si 1-1 talagang pinapahirapan, no? Pero ito may parolyo ng Baksha. Tapos ng bottom lane, it hits Diroth, I think. And that might be a kill to Bright. First blood. Mapupunta sa Valiant Esports. Sayang di natin nakita nun. No? Kay Water Pulse going in sa baba. Ngayon ko lang nagets. Kaya pala Water Pulse. Kasi Water Pulse. Oo nga naman. Ang lulupit ng mga ano yun, no? Ng mga IGN. Ito nga, meron pa yun. Si Step Bro, di ba? Oo, no. Anong ginagawa mo dyan sa bot lane, Step Pro? Bro. Yun to, nabigyan tuloy, di ba? And zone ng Naspi, hindi na umulti dito sa mid lane. Tinuloy! It's a 2v3 here, but the turtle is already started by the Baksha, which means Water Pulse and Valiant Esports tuloy-tuloy ang kanilang pressure in this early game. Grabe naman yung zone ng Naspi, talagang pang zone ng Pinas. Pero again, kailangan nilang magmadali dito kasi knowing that they're up against a lineup that scales well in the late game and medyo malakas din yung team fight. Valiant Esports needs to do this. Kumbaga required gawin yung required sa lineup nila maging ahead versus TFX Zeus kasi if they can't manage to overwhelm TFX Zeus in the mid game, doon na natin makikita yung presensya ni Kari, lalo na si Madboy dito, galit na galit, no? Yung Kari niya naka-jungler,
Eagle Emblem din. So mabilis din siya makakapag-farm dito, mabilis niya makukuha yung mga items niya, and in turn, mas liliit yung window na matatrabaho ng Valiant Esports. And Valiant Esports, as you said, kailangan talaga makalamang sila dito sa early game, and they're exerting pressure. Tumama naman ang pana. Here comes the 1-1. Makakalipad kaya Black Dragon form muna ang sabi ni Gian Tias, at mabibitin ang damage ng Crossbow of Tang as that gank. Let's just say that it's successful kasi napauwi naman yung Yuzong. Yeah, tsaka it forced the Black Dragon form from the Yuzong. So I don't think it'll be up for the next turtle. Actually, haabot naman. Pero it's really hard for TFX Zeus at the moment to position against Valiant Esports. There's another off-cam kill in the middle lane. That's the kill on Sephirne on the Eve, which is really important kasi again, kailangan ma-shutdown yung timings ng TFX Zeus. Right. Nakapag-flicker naman palayo, and Water Pulse will be backing down, pabalik sa kanyang jungle. No? Sayang off-cam kill. Napunta na naman kay Eros. Isang pana na naman ata ang tumama. This time kay Sean or Sia na ata ang pagbasa dito. Medyo hindi nagiging masaya ang laro ng Eve natin this game. 0-2-0, 4 minutes in. At wait lang, in the mid lane, the Selena, may hinahanap siya doon. And it's a killing spree for Eros. Another kill for the Selena. Grabe no, may magnet yung pana ni Selena. Muntik pa. Kinabahan ng konti siya, no? Si Yuzong. Sabi niya, taga lang, may Selena dito. Pero again, this allows an amazing space for the Yuzong. Actually, naka gold lane Yuzong pala ang TFX Zeus. And again, nabanggit natin to during the draft. 1-1 will have a good time in this lane. Lalo pat binabantayan siya ng Selena kasi level 6 na rin si Yuzong. So, may impending dragon form din. So, kailangan din talaga bantayan ng Valiant Esports to. Pero this is a big problem for TFX Zeus. Kahit pa sabihin natin sila yung scaling towards the late game, yung 1-1 din ay hindi na pa-pressure dito sa gold lane. Oh, and here comes the Esmeralda mid lane. It's a 2v1 now. Mad Boy, medyo makakapag-kite palayo. And the D-Roth, mahanap niya yung Esmeralda. Lipat na lang tayo doon. The Selena, on the other hand, naghahanap din ng kill. Pero nagkakakalatan na around the map. At may babagsak na naman sa side ng TFX. HAU is already ahead by 4,000. Feeling ko yung D-Roth or yung Yuzong sa top lane ay magde-defend dito in a 3v1 scenario. Cha, energy healing him up, pero yung back siya, sabi niya, anong heal? Hindi ka makakapag-regen sa mukha ko, man. That is a 7-0 scoreline in the favor of Valiant Esports. Nabawas talaga yung region na makukuha ni Giant Tias or Giant Tias. Medyo mahirap basahin yung kanyang pangalan, pero madali naman siyang patayin dito for the side of Valiant Esports. Now, Windtalker, interesting choice here for the 1-1. Ay, meron na bang corrosion site? I think meron na. May corrosion site na siya, actually. Medyo, niya. Walang sapatos tong 1-1, men. Oh, walang sapatos. Ayaw magsapatos. Ayaw magsapatos. Tumatalon-talon naman daw. Corrosion slide. Ayan, Windtalker. Ano bang interesting item pickups natin dito, Midnight? I think interesting yung Windtalker, no? Kasi usually, ang item passing kay 1-1 is corrosion slide into DHS. Pero sabi niya, kailangan niya rin siya ng movement speed again against the, the Kari and the Rafaela. Mm-hmm. And si Zone ng Naspi talaga dito, no? Grabe mang Zone yung buong bansa. Oo nga, si Water Pulse ay babagsak. Yung pala yung pulse niya. And now Eros, medyo mapapaback ng konti, pero off-cam kill na naman. Tep, bro, what are you doing? Nakakuha ng turret at nakakuha rin ng kills. And now mid lane ang target ng FEU. TFX, pinasok ata dito ni Mad Boy. They're gonna get their second kill. At mukhang madadagdagan pa nga. Pero sabi ng Valiant Esports, kami muna. That's a double kill for the 1-1 at nagahanap pa ng triple. Zone ng Naspi. Pati si cameraman Zinon, punta na tayo sa turtle. Ito yung mahirap for Valiant Esports. Kahit pa sabihin natin, sige, nanalo sila ng team fight, ramdam na nila yung capability ng isang carry. With a Windtalker, mas maraming procs nung kanyang passive, which deals percentage-based HP. So kahit sila Franco, sila Baksha, sila Esmeralda, kayang-kaya tunawin ng carry. But the silver lining is nakakuha ng Snowball si Stepro dito. Napakalaki ng farm kay 1-1. Currently sitting at almost 6,000 gold na, and pabuo na rin yung DHS. So even the tanking heroes on the side of TFX Zeus will melt to this 1-1.
Oh, tas naka-inspire pa, no? Dian Tias, mukhang maliliparan ang crossbow of Tang. Hindi makakapag-reset si Step Bro, pero makakalayo naman siya ng konti. Dito na rin si M, nagahanap siya ng isa. That's a double kill for Step Bro. MJ, nagahanap ng hook, pero mukhang walang mahanap na angulo. And now, Valiant Esports with a 10-kill lead against TFX. MJ, hindi tatama ang kanyang iron hook. Ang daming skill shot ng Valiant Esports, pero tumama naman pala yung pana. Mad Boy, mukhang tatakas na. Here comes this real world manipulation. Walang mapapabagsak ang Eve. Pero, Omi, may 1v1 with the Great One na nangyari. Sinolokil ng Esmeralda yung Diroth. Uy, minsan lang mangyari yun. Paano kaya nangyari yun? Pero feeling ko, no, lamang na kasi. Grabe naman si Zone ng Naspi. Paano ba yun nangyari if ever? Sabi niya, zero niya yung Pilipinas eh. Pero I feel like nahuli niya si Bright na wala ring ano, wala ring skills at that moment. But the thing is, again, tama ka eh. Malaki na rin kasi yung lamang ng Violet Esports, and I feel like may plus one item to si Zone ng Naspi, especially with the Dominance Ice or Antique Keras, no, na pwede mong buuin kay Esmeralda for you to be able to go toe-to-toe with the Diroth. So it's gonna be a factor here. Oh, wait a minute. Abyss and Arrow tumama with the Iron Hook combo. Patay ka na naman, Eve. Pero si Step Bro, very low. Makakatakas naman pala. Now, HAU, they're gonna go in Bright. Mukhang delikado. Here comes a Falling Star Moon Zone ng Naspi. Mapapalayo. Grabe na yung true damage ng Kari. Nararamdaman na siya. Si Giantis na iwan. And that's the Selena picking up another kill. Valiant Esports now ahead by 13 kills. Yup. And this is the momentum na nakuha nila. No, again, yung Dominance Ice, yung Antique Keras on both the Esmeralda and the Baksha allows them to sit on the front line and tank all of the damage ng TFX Zeus. And ang problema ni Mad Boy is even if masakit siya, ang hirap din humanap ng perfect positioning para makakuha sila ng teamfight against Valiant Esports. And this is because of the zoning na ginagawa ni Esmeralda. True to his name, no? Pang zone talaga na pet. Uy! Flumaker, TikTok play! Nabigyan si M! Pero mukhang hindi siya mamamatay, hindi tumama ang Holy Baptism. Sayang, men, kung tumama yung Holy Baptism dun. Mukhang makakakambak pa sana yung TFX. But here comes Steph, bro. What are you doing? Nagahanap ng crossbow of Tang reset, pero hindi niya mahanap. May nahanap nga lang siyang kill. Here comes the godlike 1-1 with a double kill. HAU flexing their muscles in this game. And TFX Zeus, again, kahit sinabi natin kanina, sila yung late game. Again, yung presence ni 1-1 currently at 8-0-2 si Step Bro. This is the late game presence na meron din ng Valiant Esports. Another hook! Oh, nabigyan na naman ng iron hook! TFX, umiwas naman daw kayo. Valiant Esports now pushing the inhibitor turret. Nailabas na yung putok. Pero ito, napabagsak na naman. Abyssal Arrow tumama. And that's the crossbow of Tang with a no reset. Makakapag-kite naman palayo sa carry na bumabawas na. Woo! Medyo mararamdaman mo na yung bawas ng carry. So, kailangan na bang respetuhin to ng Valiant Esports? At this point, medyo ramdam yung damage, yes. But the presence of the Franco is still a huge threat. Ito yung kinagandaan na itong hero na ito. Kahit gano'ng kataas yung DPS ng TFX, kayang-kaya niyang hulihin yung carry. Siya yung naglalakad ng win condition ng Valiant Esports. And again, Step Bro, nakapatay na naman isa. This may be an 11-minute game. Hindi pa naman bumabagsak ang Crystal, pero yung Baksha na pabagsak na. Double kill dito para sa 1-1. Mukhang TFX ay makaka-defend. Here comes the Esmeralda. May nahihuli na dalawa. Nahuli na naman dong. Iron Hook of the Gods. That's a double kill once again for the 1-1. And it's a 1v4. Valiant Esports take game number 1. Grabe. What are you doing, Step Bro? Indeed. And props to MJ the Franco, getting a lot of hooks and shutting down the late game presence din ng TFX Zeus. Amazing showing for this team, and again, yung momentum na nakuha na ng early game, this is what allowed a very decisive victory here for Valiant Esports. Oh, sobrang decisive, man. 11-minute game para sa Valiant Esports at may Franco at Selena sila. Alam mo, pag nakita tayo ng Franco and Selena sa draft midnight, napapaisip na yun, ako, pag hindi tumama yung hook, hindi tumama yung pana, walang mangyayari. Oo. Pero, men, tumama eh. Ilan yun? Pero ang nakakatakot kasi dito, hindi yung actual na pagtama eh. Yung pressure lang, di ba? Imagine mo if your TFX was naglalaro ka, lagi mo iniisip, asan yung hook? Asan yung pana? Every second na iniisip mo yun, may mga bagay ka nandi nagagawa. So that is the effect of playing the Franco and Selena. And alam naman natin na yung mga players naman natin, mapapatama nila yan. Actually, si MJ nga, parang 80% accuracy, eh, no? Kay Franco. And again, this is what gave the space here for the 1-1 and the Baksha to just completely have this amazing momentum for Valiant Esports.
Fumi-flicker play na nga yung Franco, no? Kumbaga, pag may nahuli siya, kahit malayo yung mga tropa niya, siya naming lalapit, siya naming a-adjust. Ito yung tropa mong taga Las Piñas o Paranaque, napupunta pa ng Manila para makasama ka, di ba? Yung mga nag-a-adjust. Pero man, ito, I just wanna ask, Midnight, may bootcamp advantage ang Valiant Esports. Sa tingin mo, malaking factor ba yun sa ganitong klaseng composition? For sure, kasi ito yung mga klaseng comp na kailangan matindi yung comps nyo na split second. Kunari, pag tumama yung araw, nakatingin ka agad yung mga kape mo. Kasi it's hard to do that if you're playing online. Kasi instinct nakasalalingan na sa instinct ng mga kape mo. Pero for Valiant Esports, pwede nila pag-usapan sino yung target nila agad-agad. And that's the reason why whenever MJ or Eros hits their skill shots, nakatingin ka agad yung Valiant Esports. And again, very decisive sila pagkuha nila ng mga targets. And that is a huge advantage for this lineup. Definitely a huge advantage na ginamit nila. Kasi sometimes na nakakita tayo, especially in the amateur collegiate scene, na kahit may advantage ka, hindi mo nagagamit masyado for some reason. At umaabot tayo ng mga late game na sadyang alam mo na yung kung sino yung mananalo. But yeah, right now, Valiant Esports, they're playing really well. Alam nila yung power spike nila by early to mid game at ginamit talaga nila yon against TFX. Ano ang pwedeng gawing adjustment ng TFX entering game number 2? Considering this is a best of 3, pwede silang masweep. Oof, I feel like kailangan nila ng a semblance of an early game draft. Kasi the problem with this lineup is, yes, you do provide the necessary tools for carry to snowball. Pero ang dilemma mo kasi is, paano mo may tatawid yun? You have the Eevee, you have the Deroth, pero these two heroes cannot really fight into Violent Esports. So kailangan mo mag-draft in a way na meron kang pansagot. If ever man gusto mo mag-late game, dapat may pansagot ka at least ng early game. Yung may willing mag-sacrifice para, okay, sige, mag-farm ka lang dyan, ako gagawa na to. Like the likes of Uranus, sila Esmeralda, di ba? Yung mga ganong klaseng heroes, kasi mahirap maglaro ng ganitong klaseng lineup. You're really playing into the enemy's hands. Nakita din natin yun, no, especially around mid game kung saan yung snowball na pinapakita ng Valiant Esports ay parang kahit yung mga early game heroes na nabanggit mo, yung Deroth, hindi na sila nakakalaban, eh. Yeah. And that's very interesting to see, considering that Valiant Esports, tumatama yung skill shots nila and wala eh. Pag tumama na yung Iron Hook and Abyssal Arrow, I think it's one of the most impactful abilities pre-level 4. Definitely something that Valiant Esports worked hard for. Now, entering game number 2, TFX Zeus is facing a potential sweep. And going back in their history, as far as I remember, no, top 8 ang pinaka na-achieve. I'm checking the stats right now, no? Top 8 finish si TFX Zephyrus. And meanwhile, si Valiant Esports, ano yung finish niya nung Aces? Top 4 siya. Actually, last month lang. So, anong batak-batak pa to, no? Imagine mo, ganito kalakas yung Valiant Esports. Sino pa kaya yung nag-champion nun? Kaya nga, may daladalang bala din talaga yung ibang teams. Pero to, wala nang adjustment-adjustment, wala nang hinga-hinga. Game kagad. And they immediately banned out the 1-1 here on the side of TFX. And I think yung naganda kasi ng hero eh. Kaya siya nagiging popular din as first pick. It's hard to counter this hero, lalo kapag yung team ay well-versed pagdating sa early game momentum. Like, if they're able to get hero their hands on early game heroes like Baksha, Esmeralda, yung 1-1 parang hirap problemahin. Kasi pa-problemahin mo pa muna yung mga early game heroes na meron sila. Yeah, and nakita din natin kung gaano ka lupit mag 1-1 si Step Bro no game number 1. 8-0-2 by end game. Feeling ko nadagdagan pa ng mga kills yon. Pero immediate adjustments, no, galing dito sa FEU Manila. They're gonna take away the Franco, take away the 1-1. Mukhang oaks lang sa kanila yung Selena. Na feeling ko naging game changer naman nung game 1. Feeling ko Selena Grok trade. You don't want to be banning out the Grok here if you're Valiant Esports. Kasi, actually, okay lang din. Kasi 2 picks naman mo ako mo. But I kind of feel like, okay, tinanggal nila yung Grox or they're letting go of the Selena. But, they get Masha Karina. Ay, oo nga, no. Yung Masha, napaka-oppressive pa rin yan even after the nerfs. Sana nga lang marunong gumamit ng Masha yung mga post 5 natin dito, no. Kasi, minsan, pag yung mga ibang post 5, nag-Masha, attack lang ng attack, eh. Sometimes you gotta reposition. But speaking of repositioning, we get a Ling for the side of FEU. And first pick Ling to, men. Feeling ko, natatakot ka na para sa buhay ng Ling na to. Oo. Pag ito nag-Karina Selena, feeling ko, malaki advantage na to for Holy Angel University, eh. Okay, pwede nga Beatrix Karina.
Kaso, you let go of the Selena. Pero baka ang train of thought kasi nila dito is pag kinuha natin yung Karina, hindi naman nila kukunin yung Selena. Kasi if kukunin nila, okay, never mind. So kinuha ni Selena, magandang choice to kasi imposible namang pumikpa ng Karina anti-effect Zeus unless nagkakarina post-pub sila. Which do happen. It's happening in some random RGs. Huwag na natin pag-usapan. Pero magandang topics to ha. Magandang topics to for Violent Esports. Selena, Beatrix. Now, TFX Zeus, they can get either a Baksha tank or andyan pa rin yung Masha. Pero mukhang kukuha muna sila ng Clint para sabayan ng Beatrix na nagiging mas popular na pickup ngayon against this Beatrix. But speaking of tank, no, nasabi mo, Baksha is open but they're gonna leave it. Kukunin nila ang Hilda kasabay nitong Clint. And nasabi mo na, Karina lock-in for the side of Valiant Esports. Parang ang umay na sa damage agad to, men. Oo, saksaka na ng daming damage, no? From the Selena traps, the arrows, yung ultimate ni Beatrix. Actually, interesting lang na pinikpa ng TFX Zeus yung Hilda. Kasi most of the times, people pick Selena against Hilda para may anti-Hilda ka kasi matatapos ka agad yung jungler yung kanyang buff. But then again, the Hilda is really crazy powerful in the mid game, no? Makailang tira lang siya sa'yo. Once na magpatong-patong na yung mga stacks, hinampas ka niya ng kanyang, kung ano man yung dala-dala niya, masoba yun, or anyone. Parang malaking hacks na A1. Sobrang sakit nun, kahit yung Karina, mapapa-arouch dyan. Kumbaga, nabanggit mo na rin Midnight, no? Stacks lang talaga ang kailangan sa Hilda ngayon. If ma-jombag ka niya ng mga 5 beses, yun na yung katapusan mo na eh. Kahit gano'ng ka kakunat, percentage HP damage yung nilalapag ng Power of Wilderness ba yun? Correct me if I'm wrong. But looking at a TFX Zeus, they're gonna take the Yuzhong once again. Pero most likely, this will not be a gold lane Yuzhong. This is an XP lane Yuzhong. Yeah. Considering that they have the Clint. I like this. I like the Yuzhong Lilia against the Karina. Kasi once na matapos yung kanyang first skill, pwede mo siyang i-punish with the slows from the bombs na meron si Lilia. And also nandiyan yung Petrify combo ni Yuzhong. So, malilimit yung aggression ng Violent Esports. Pero again, ang malaking problema rin dito is yung Selena. Mm-hmm. And speaking of problems, no, the Selena is looking to carry over the momentum that they had in game number 1. This is the same player that played that Selena in game 1 na talagang nagpakitang gilas. And now he's using the same hero to try and sweep TFX Zeus. Para sa mga bagong dating dito sa ating Alliance Games, nanalo na po ang Valiant Esports sa game 1. And TFX Zeus ay gustong i-extend ang series na to into a game number 3. What can we expect in the early game of this matchup, Midnight? Feeling ko mas active in the early game. Mas suntukan yung dalawang teams. Kasi knowing that they have gold laners, 2 gold laners that are really active on the early stages of the game, si Clint at si Beatrix, ang usapan na lang dito is if may makukuha ng early game momentum. And I feel like Violent Esports, sila yung may konting advantage. Kasi again, nasa kanila yung Selena. Pero ang malaking threat naman ng TFX dito is yung 5v5. Mas malakas actually yung 5v5 nila versus Violent Esports. And let's all head into the Land of Dawn for Valiant Esports versus TFX game number 2. Nasabi mo na kanina na mas malakas ang team fighting ng TFX and Valiant Esports is mas pick off, kumbaga. And yep. I just wanna see, no, kung tatama ba ng same rate ang mga Abyssal Arrows katulad nung game 1. That's sobrang insane nung ginagawa ni Eros nung game 1 na 4 minutes pa lang, 3 na ata yung na-pick off niya. Oo, parang lahat ng lane, kung gagawa ng heat map ni Eros, parang lahat ng lane dinadaan niya sa early game. But in this game, yung vision na pinaprovide ni Selena ay medyo malilimit, no, ng TFX dahil merong Hilda na pwedeng umapak lang nun. Kasi magre-regen lang siya to remove the vision na meron ng Valiant Esports. So when it comes to aggressive movements, mas lamang din naman ang TFX all over the map kasi nandiyan yung mobility ni Ling, nandiyan yung vision na pinaprovide ni Hilda, and nandiyan yung teamfight aspect din na pwede nilang ipang-threaten against Valiant Esports. Mm-hmm. And Valiant Esports will be rotating as a unit here, no? Sinasabayan ng Selena yung Karina para lang makasigurado na wala talagang threat on this Karina jungle. But let's look at MJJ, no, on the side of Valiant Esports. Post 4 Cho pala to, men. Or post 5 Cho ba to? Kasi parang mas matagal siya sa mid lane kaysa sa Selena. Is this a double roam? Wait lang ha. Ito na ang Abyssal Arrow na inaabangan natin. The Clint is severely low. Pero nandiyan naman si M para alagaan ang Clint.
Yeah, usually kapag meron kang Selena, you don't really go for a one roam setup, you go for two roam setup. Kasi yung Selena hindi rin naman siya magsistay sa mid. So the Cho is allowed to farm in the mid lane. Pero to si Mad Boy, muntik pa mapatay, double ulti came from the Karina pero hindi naging enough in damage siya. But that is gonna secure the third hit for Vanity Esports. Oh my goodness. Malaking kasalanan yan sa gold lane ang ma-solo kill ni Step Bro at mukhang mainit pa rin ang dance floor dito para kay Step Bro and Valiant Esports. Similar to game number 1, they secure the first blood, the first turtle at gusto agad nilang sundan Wave the Dragon RM. Kawawa kami doon, nakapag flicker palayo pero yung damage ay sapat na and Valiant Esports picks up the first two kills of the game. Grabe naman yung momentum na nakukuha ng Valiant Esports. And ito yung sinasabi natin kanina, yes, kaya na lang pumalag on both the squads. But the thing is, Valiant Esports, they have the advantage of having the Selena. Pero yung solo kill kanina, malaking factor yan. Ha? That was a 1v1 kill na nakuha ni Step Bro. And tingin mo ito, may nakatayong trap sa gitna ng lane. Kawawa ka din pagkanaat. Pero mukhang alam niya eh. Parang nakita niya nila pagan, tol, ikaw na umapak dito. Ikaw naman yung may region, no? And nasabi na rin natin, no, Midnight, na malaking kasalanan talaga sa gold lane ang masolo kill. Pero yung Beatrix, tinangke lang lahat. Pero mukhang mapapabagsak naman ang lane. That's a 1-for-1. Pero sabi ng Karina, amin rin ang gold lane nyo. And Mad Boy now has to escape. It's a 2-for-1 in the favor of Valiant Esports. Gan? Chan? Uy, tumama! Here comes the black shoes. It's still a 3v2, Mad Boy. Umalis na lang. Iniwan yung tropa sa daan. And it is a 3-4-1. Ang linis ng communications ng Valiant Esports. Muntik pa masipa actually yung Ling kanina. Pero sabi niya, okay, meron pang hero dito. Nandiyan pa si Chan. Was forced to use the Purify para magamit niya yung kanyang black shoes. But then again, ang dami pang CC na meron ang Valiant Esports. 2K gold deal lang naman yung lamang ng Valiant Esports. Pero again, nag-snowball yung mga hero sila, especially si Step Bro once again. Ito na naman si Step Bro eh. Ang dami na namang ginagawa. Game number 2 na. Mainit na mainit pa rin ang kanyang laruan. Bright na pilitan mag-Black Dragon form. Petri dito kay Zone ng Naspi pero nalakaran niya. A 3-man knock-up coming in from MJ. And Way of the Dragon ng palayo. Grabe naman. Yung Zone ng Naspi, meron ding pill ng Naspi. Grabe, ang swabe nung knock-up niya. No? Sabi niya, liligtas kita. Hindi pwedeng may mamatay sa atin. Although may one kill yung TFX dos. Pero kanina kasi max 3 kills daw eh. Yung TFX, as much as possible, hindi pwedeng mabawasan. And again, ang threat dito is yung presensya pa rin ni Selena. Every time na maghahanap ng potential aggression ng TFX, laging nakaharang yung mga traps, laging may paparating na pana. And again, naiiwan sa kusina si Step Bro. Another kill on the bottom lane. Another kill on that Karina. And this Jungle Emblem Karina is 3-0-0. Kahit tank build pa gawin nito eh. Nagsusnowball na to the point that this Karina could easily go in for the reset. Gian Tias has to run away. Pero nandiyan naman si M for the support. Men, ako lang, hindi ko alam kung ako lang, pero yung build nitong Beatrix, mukhang he's going full offensive. Wala ako nakikitang kahit defensive dyan. I'm not sure if this is Heptasis or Hunter Strike, pero if tutulin niyo yung ginagawa niya, no, for the longest time na yung rifle, mas maganda yung Hunter Strike. Oh, pana na naman. Wala kay Edo. Abyssal Arrow, Way of the Dragon, ilista mo na. Ang ganda ng paglapag ng crowd control ng Valiant Esports doon. Ano talaga, ang ganda yung communication na meron yung Valiant Esports. Hindi na nakagalaw yung Hilda. Actually, it was started by TFX Zeus, no? Si Step Bro yung naging target na napapula nila pero hindi naging enough para makuha nila yung kill. And nakapag-sniper pa si Step Bro. Mad Boy! Nagahanap ng kill dito kay Eros. Makukuha naman niya. Here comes the Tempest of Blades at makakalayo siya palayo. And that is really great for TFX. Feeling ko nakahinga ng konti yung Ling. And speaking of the Ling, no, 100% of the kills ay nasa Ling. Nakakapag-purple pa naman siya. May chance pa ang TFX dito. Oo, buhay pa ang pag-asa nila. Alam natin yun, Owomi, habang may purple lang isang Ling, kayang-kaya pa. Pero Valiant Esports, next time, nakatingin na si Waterfall, sabi niya, guys, invade na natin tong purple, kasi yung problema, wala siyang kasama. But, the next neutral objective is the turtle. Both of the teams nakatingin dyan, and may 1v1 with the great one dito sa may bottom lane. Kanina, nabigyan na ni Zone ng Naspi si Bright mag-isa. So, 1-0 ang score nila ngayon.
Actually, yung mga side laners ng Valiant Esports, nabigyan na yung mga counterpart nila ng mga solo kill. And doon natin makikita yung mga mechanics talaga ng mga players ng Valiant Esports. And they're gonna secure another turtle. I feel like they've secured all of the turtles of the game. Here comes another Abyssal Arrow. Bakit nyo daw kasi hindi binan yung Selena? Mama yung Selena, kanino pa tumatama yung pana? Oh, another kill in the mid lane. Gets the punish on the Lilia for positioning too aggressive. Oh, napapwera si ulti. Tempest of Blades, napilitan dito si Madboy. 4 blade pickup para makalayo. Here comes the Dragon Bright. Biglang nag-ulti. Sabi niya, wala na akong tropa. Sabi niya, sali ako, pero nag-uwi yan na yung mga tao. Anong oras na rin kasi? Oo, anong oras na rin kasi, no? Midnight. Kumbaga, sabi niya, ayoko na. Kasi tatlo yun. Tapos umuwi na yung dalawa. And now, Valiant Esports, they're ahead by 5,000. It's surprising to see na 5,000 lang ang kanilang lamang apart from all the wins that they've taken. And now another kill on this Beatrix. Yung Hilda, hindi na niya matangke. Si Eros, man. Feeling ko nag-practice to archery eh. Oo nga eh. Kumbaga, marksman class pala, no? Pero ito, Petrify, tumama. Zone na ng Naspi. Hindi na nauubos yung buhay. Sumasayaw na lang, oh. Ubiwan parang kumakaramba na lang. And here comes the knock-up. And si Zone ng Naspi ay buhay pa rin. Bright, gonna run away na lang. And it's a 2v1. Walang nangyari sa Esmeralda. What? Napatay ni Serena yung Link. Tinaman ng pana. Habang nagpa-purple, yan ang nakakaiyak. And si Nipa pabalik, Way of the Dragon. Embagsak oh na naman. Goodness. 0-5 Hilda Valiant Esports. Sobrang init ng dance floor. Kumbaga, grabe pasok nila yung crowd control. Yung pagtama ng pana, oh mama. God. Bakit hindi nyo binan yung Selena? Sabi na ano, mama, batanggalin nila. Another arrow from Eros. Eros, grabe. Kaya pala Eros, men. Si Cupido. Tumatama yung pana. Araw, buong araw, Valentine's. Man, sabi ng Valiant Esports, pasalamat kayo, Yuzong ka. Medyo makurat ka sa ilalim ng Tore. Pero nakita mo yung ano kanina? Nakita mo yung knock-up into araw? Grabe yung grabe yung bitawan ng mga skills. Nagsasabay-sabay. Naglaland yung mga combo sila. And Valiant Esports, nakikita natin, napakaganda ng chemistry nitong team na to. Grabe yung chemistry ng HAU. And now TFX, paano nga ba makakabawi ang mga Tamaros dito considering that it's almost a 10,000 gold lead? It's all gonna come down to a team fight, no? Kailangan maganda yung team fight execution ng TFX. Ang problema lang nila is kailangan talaga may front line, so the Hilda needs to be up front. Oh my goodness, yan yung problema. Hindi pa papunta doon sa Rat-Rat, Madboy, Tempest of Blades, napilitan at makakalayo naman siya. The Yuzong, makakahanap, pero sabi niya, shotgun, here comes my Wesker. Nabigyan niya Valiant Esports with the counter-engage. At sabi ng Zone ng Naspi, dive ng Naspi na to, monster kill para doon sa Karina. And Tore, ang sabi nila, si Shan tumatakbo. He does have the slow, pero Esmeralda to. It is inevitable. Binigyan na ng finger heart ni Andrea B. Pero ito na si Step Pro. Rumaratrat na. Zone ng Naspi. Nahabol si Shan. Nasa likod yung Cho. Pero dito mama ang Jeet Kune Do. Sabi ng Zone ng Naspi, pasukin na natin to. TNC Nice G pa uwi. Hindi na hinatid. Abyssal Arrow, Midnight. Kamusta naman dyan? Men, yung Selena talaga, feeling ko may ano eh. May ano tawag doon? Yung sonar. Na nakikita niya lahat kahit nasa bush papanahin niya, and all the while that is happening, si Waterfall sabi niya, guys, eto sikreto para manalo, kunin natin yung purple buff ng Ling. Eto na yun eh, eto na yung pinaka iniiyak ng lahat ng Ling mains. Yung wala ka ng purple. Paano ka makakatakbo, paano ka makakapag flashy plays kung wala kang purple buff? Wala kang and men, si Ling dito mapapamilo. Walang energy, may energy gap si Ling, men. Mahirap mag-link pag may energy gap, men. Hindi ka makakapindot eh. Kahit sobrang bilis ng kamay mo, wala kang energy. Forest Hormone! Nice! Ultimate coming in from Zone ng Naspi. Zino-zone na nga ang buong Naspi at nabigyan pa ng Nibiru's Passion. Agad? Sabi nila, crystal na agad. Ayaw nyo bang humi-lights muna? Step bro, sabi niya, shotgunin ko na to. That is game number 2 for Valiant Esports. A sweep against FEU Manila.
Very clean and decisive performance from Holy Angel University. Again, yung Selena ni Eros, yung Beatrix ni Stepbro, and yung Karina ni Waterpolis. Very dominant display of performance. Nakadala kanila mga heroes. Nagamit nila basically yung mga heroes nila to its full capacity. Yung capability ng lineup nila to fight into TFX. Although yung 5v5 engagements, medyo lugi sila. Pero with the momentum that they've gotten, talagang gamit na gamit eh. Every single time na nakakita sila ng hero, talagang pinapunish nila kagad. Kasi you don't want to be grouping up as 5 against TFX. Kailangan, pag nakakita ka ng isa, go na kagad for Valiant Esports. And very commendable to kasi alam nila kung ano yung timing sila, alam nila kung sino yung target sila, and mabilis yun na nagagawa ng Valiant Esports. Yeah, and yung execution ng Valiant Esports talagang ang galing eh. Kasi tumatama yung mga pana, and gusto ko lang congratulate ang Valiant Esports for this week, pero gusto kong i-congratulate mas lalo na si Eros. Kasi ito na ang last game niya na Selena. Hindi na siya makakapag-Selena buong regular season. Hindi na siya makakaulit. Nanonood yung next na kalaban nila, di ba? Nanonood yung next na kalaban nila. So I feel like from this day on, di ba? Kahit sa mga RG, pag nakita si Eros, auto man ang Selena. Actually, di pala nakikita yung pangalan. Pero I'm assuming na from this day on, hindi na makakapag-Selena tong taong to. Okay, congratulations Valiant Esports. Enjoyin nyo na kasi hindi na kayo makakapag-Selena bong play-ins, group stage, Eros. Kung ako sa'yo, change hero na. Pero jokes aside, Ben Midnight, this was such a intense and very fast series, no? Yep. Grabe yung Valiant Esports, really dominating TFX Zeus. Hopefully, no, makabawi ang TFX Zeus. And speaking of points, meron kasi tayong leaderboard, Midnight. Kamusta naman yung Alliance leaderboard natin, no? So, the Alliance leaderboard, yung mga Alliance teams natin, magko-compete sila across different game titles where their victories will have corresponding points tulad ganda na sabi ni Romy, and magre-reflect yan sa ating leaderboards. Yung magiging top, yung top 5 sa ating leaderboard or the all 5, wow, diba? All 5. Ay makaka-receive ng AcadArena Scholarships and Aid or yung ASA listing yung list exclusive sa kanilang campus na worth 30,000 pesos. Amazing, no? Imagine mo, nag-compete ka na, nanalo ka pa, scholar ka pa. And that series, of course, is definitely something na maaalala ng lahat, especially a special game for Eros. I would put him at series MVP. Pero hindi ko alam, ikaw ba? May series MVP ka ba para doon? Ako, si Eros din talaga eh. Panang-pana eh. Feeling ko, marksman din to in real life eh. Oo, kumbaga, archery gods. Mm-hmm. And men, itong series na to marks the start of the play-ins. And kung gusto nyong malaman yung mga scores natin, of course, available din yan sa ating website. So kung gusto nyong makita yung mga updates sa ating mga Alliance games, just go at acadarena.com/alliancegames. Ang finals natin ay mangyayari sa Conquest 2022 this July 23 to 24. Sa Conquest, may chance ka, actually hindi nga lang chance, ay tournament na makikita mo ang all G finalists battle it out on stage at makikilala nyo pa ang mga favorite streamers and guests nyo. Alam ko may isang sobrang sikat na kasama doon sa galing sa isang esports title na pangalan ay Valorant. So alam ko si Kaide yun eh. Oo. Ano daw eh, parang sikat na sikat daw talaga yun eh. Sino? Kaide, no? Parang by the way, negative tayo. Negative kami, by the way. Every week may swab test kami. Midnight, any last thoughts before we head on to the short break? I would say tune in for more amazing matches and tune in dahil marami pa kayong makikita ang mga malulupit na player tulad ni Eros sa mga paparating nating teams na maglalaban for the Alliance Games. And congratulations once again for Valiant Esports. A quick sweep against TFX Zeus, FEU Manila. Sana makabawi kayo sa mga sunod nyong laban. Muli kami ang inyong naging casters. My name is Uomi at kasama ko dito sa Midnight. And we're gonna head on to a short break. Happy birthday, AcadArena. We hope you continue to support our industry and break the stereotypes of how student gamers can be. Pinoy's continue to dominate in esports globally. This startup aims to keep the streak going and provide education for those eyeing a gaming career. AcadArena secured over 170 million pesos for their projects. We get to know more about their initiatives. It's still crazy to think that it's been 3 years since AcadArena started. Today isn't just a celebration of our anniversary. It's a celebration of everyone who supported us along the way. We've had students who grew up with AcadArena, myself being one of them. We know what it's like to balance work and studies,
and we know what it's like to feel like you're not gonna make it. But you will, and it'll all be better. Break through with us. This is Filippo. This is Jessica. Pareong freshies, pareong gamers. Gusto ni Filippo maging next big caster. Si Jessica naman wants to make the biggest esports tournament in their campus. But they don't know where to start. They're also from different campuses. In different parts of the Philippines. They would have never met. If not, for AcadArena. In AcadArena, we help students meet, collaborate, and learn all the hype and wonder ng gaming at esports. Dito, naging caster si Filippo, even just for that afternoon. He met students with the same dream, attended our workshop, and we funded a tournament where they can debut. That was Jessica's tournament. Inorganized niya ito with a student club in her campus, na ginabayan namin all the way. And that's how they met. That's what we do here in AcadArena. We turn gamers into leaders, casters, breadwinners. AcadArena, it's not just play. A disgrace to this house, big brother.
I've been expecting you. Big brother! I don't recall giving the orders. Elders of the house give the order, Your Grace! But it's not my order. The elders said it was our only chance. Not even Your Grace could stop us! Your pretentious fate. We end it all today. We still have time. Even if we don't, they don't have a say. Has it started? It's time for you to know the truth. If you don't want to die, follow me. Who stand in my way, die! Bow before the King of the Inferno! Come, Candle Moth! Die away in ashes, and you are no exception! Outside the game, I'd have a hard time making decisions and just go through life without any direction, really. But when I'm in the game and as captain of the team, I have to make confident split-second decisions to lead our team and give us that direction we need to win the game. I got my self-confidence when I became a radio jock for the university, and it basically developed my self-confidence to speak out loud to many people out there. As an ate, you're supposed to know what to do. Minsan, parang hindi na pwedeng magkamali. Kasi ate ka eh, dapat you serve as an example for the younger ones. But as a student leader, that was not the case for me. I was allowed to make mistakes, learn, and do better. Just like how we encourage you, our telecubs, to wear your stripes. The community that we've built across the world have given us a place to belong. As the world becomes more connected, the opportunities will reach all corners of the world. I'm so excited to bring campus gaming across Southeast Asia. Esports and gaming can be a great equalizer. Here, your physique doesn't matter too much. Your sex and gender shouldn't matter. You have an avatar. You're just you and all the awesomeness that comes with it. It matters less which part of the world you're in. The world is bigger, and there's so much we can do together in gaming and esports. You just need to meet the right people to change the world. In AcadArena, I broke through solo queue and became a team player. In AcadArena, I broke through my comfort zone and became more social. In AcadArena, I break through my hardship and become more confident. In AcadArena, I was able to break through my shy and timid self and turn into a student leader, kinda. In AcadArena, before I was lost, but because of the org, I was able to find my passion. Happy birthday, AcadArena!
continue breaking through the stigma of video games and the academics. Happy, happy birthday to AcadArena. We look forward to all the great work you guys will be doing in the coming years. Happy, happy birthday, AcadArena. We hope you continue to support our industry and break the stereotypes of how student gamers can be. Pinoy's continue to dominate in esports globally. This startup aims to keep the streak going and provide education for those eyeing a gaming career. AcadArena secured over 170 million pesos for their projects. We get to know more about their initiatives with a young... It's still crazy to think that it's been 3 years since AcadArena started. Today isn't just a celebration of our anniversary, it's a celebration of everyone who supported us along the way. We've had students who grew up with AcadArena, myself being one of them. We know what it's like to balance work and studies, and we know what it's like to feel like you're not gonna make it. But you will, and it'll all be better. Break through with us. This is Filippo. This is Jessica. Parehong freshies, parehong gamers. Gusto ni Filippo maging next big caster. Si Jessica naman wants to make the biggest esports tournament in their campus. But they don't know where to start. They're also from different campuses in different parts of the Philippines. They would have never met. If not, for AcadArena. In AcadArena, we help students meet, collaborate, and learn all the hype and wonder ng gaming at esports. Dito, naging caster si Filippo even just for that afternoon. He met students with the same dream, attended our workshop, and we funded a tournament where they can debut. That was Jessica's tournament. Inorganized niya ito with a student club in her campus na ginabayan namin all the way. And that's how they met. That's what we do here in AcadArena. We turn gamers into leaders, casters, breadwinners. AcadArena is not just play. A disgrace to this house
big brother. Welcome back to the Alliance Games featuring MLBB, co-presented by Globe and powered by Logitech G. Dubbed by the community as the UAAP/NCAA of esports, Alliance student clubs from across the Philippines are hashtag all G to compete in multiple esports titles and represent their campus. Ako si Uomi at kasama ko dito si Brigida at kami ang magiging casters nyo para sa second match of the day. This is Romanson Astra from CSB versus Olfu Esports, syempre from Olfu. But these are actually both teams that medyo familiar na rin tayo in a sense. Uh-huh. And it's such an honor actually to be able to cast, especially of course, Olfu Esports na as we know, talagang they were already able to get their fair share of championships talaga, not just here, but even in the Southeast Asian MLBB championships. Nakakuha sila or naging champion talaga sila for that particular tournament. So that just really goes to show na ganun na talaga sila ka-experienced, which is something that's probably bound to show here in their performance for today's match. Pero for the side naman of Romanson, they also have their fair share of experienced players. And I think you mentioned, no, someone a while ago was familiar to you din na part of this team. Kakaiba? Alam mo, uy, wait lang, naaaning na agad ako. Itsura pa lang kung napapansin nyo sa Romanson Astra sa upper left. Yung nakatingin nata doon sa webcam niya. Diretso. Sino yun? Idol AK. Na nanggaling sa isang ibang esports title na fighting game genre. Pero bukod sa pagiging wonder boy ng fighting game genre dito sa Pilipinas, eh magaling din to mag-ML. He was a part of a professional organization way, way back around a year ago. And it's really something that AK is really good at MLBB tsaka yung fighting games na rin. But enough hype about Romanson Astra, no? Alam naman natin na AK God yan. Olfu Esports, nasabi mo na, champions internationally, locally. Pagka champion ka, Brigida, alam ko hindi pa nakaka-champion yung LG. Sorry kung nananakit na ako. Pero kung entering the championship mindset, ano ba ang preparation ng isang kampyon para sa ganitong klaseng matchup? Kahit na, I guess, sabihin na natin kampyon, syempre, I do know or I'm actually aware na consistent pa din sila sa paghahanap palagi ng scrim partners. Always active sila when it comes to practices. So, parang sa nakikita ko sa Olfu, kahit pa na ganun na karami yung experiences nila, hindi nila hinahayaan yun na masyadong parang maka-overwhelm. And in that same sense, I see this matchup as parang ano eh, para rin siyang mala David and Goliath kumbaga. So we really have or we're looking forward to see, no, yung magiging impact ni AK dito, as you mentioned, coming from a different esports. And kasi if talagang maging malaki and makagawa ito ng upset, parang ang gandang or parang nakagulat na bungad yon for our first, for the first day of our play-ins, na 'di ba, one of the teams talaga na parang nilook forward to natin eh ma-upset ng ganon. Pero just the same, titiyot pa natin kasi as I mentioned na talagang masipag pa rin talaga ang Olfu Esports. I'm pretty sure talaga na we'll be able to see the exact same championship performances coming in from them for this game. Yeah, definitely. And kung nakikita natin yung mga IGN nito, no, ng Olfu Esports, naalala ko si Barday at si Boss Ron 15. Oh? Hindi na binago ni Boss Ron 15 ang kanyang ang kanyang IGN for the longest time here. And grabe, no, ang lupit ng Olfu. Sobrang lupit nila. 1v5 yung webcam gaming nila. Tapos humihipak pa yung nasa Olfu, no. Live ba? So, feeling ko bawal yan eh. Pero iano na natin ang mga bans, no? Tinanggal ang 1-1, tinanggal ang Valentina. Jelena in the box is out as well. So there's a lot of meta picks out already. Ano kaya ang priority pick dito? Masha, anong masasabi mo tungkol dito, Bridget? Well, although na-nerf naman na talaga ang Masha, we still can't deny na talagang yung early invade talaga, capabilities niya. And parang may ilang ka na agad mag-pick up ng let's say heroes na very reliant on basic attacks once you know na there's a presence of such a hero as a Masha. I'm also looking for the Grok din na still
open right now kasi madalas din siya na for first pick, pero it seems like Eve and Ling ang kukunin dito ng Olfu. Ling ni Bardahe, parang familiar to ah. Oh, familiar talaga to, no? Ling and Eve, great first two picks, no? Pero hindi natin in-expect na of course na ito yung mga pipiliin nila, kasi usually no, pag open yung Karina tas ban yung Baksha, matik na yun eh, Karina na agad. Pero sabi nila, mas komportable kami sa Ling, lagay na natin yung Eve. And sadly, no, the Ling right now, especially after what happened in their first match, is very low win rate, no? Piling ko Xavier na yan, men eh. Pero Kagura ang kanyang lock-in dito. Classic matchup, no? Eve versus Kagura. Anong ma-expect natin sa matchup na to in position 4? Well, I guess super crucial na parang maging maganda yung early lead ni Kagura as compared to Eve, especially as siya yung aasahan mo typically to immediately burst down or poke the heroes here ng Olfu. And especially when there's the real world manipulation agad na nilapag. Kasi when it comes to the point na mas naging maganda talaga yung early ng isang Eve as compared to the Kagura, mahihirapan na siyang ma-burst down yung Eve and you won't be able to really burst down or poke the other heroes, which is something na magiging disadvantage eventually when it comes to the team fights. Looking at the lineup pa naman right now here ng Olfu Esports, medyo malikot, mabilis, may mobility talaga sila. So, you would really want to be able to avoid them from being very confident of na mag-move around the map lang. But right now, tinanggal na rin nila yung Beatrix and as well as the Grok na na-mention ko kanina, na surprisingly, up until now, open pa nga naman talaga. Yeah, the Grok, one of the best tanks in the current meta, no? Tank meta na kasi tayo ngayon at si Grok, siya yung pinakakakaibang tank with items na puro damage pero makulat pa rin. And speaking of damage, no, looks like gold laner ang priority ngayon ng Olfu Esports. They might just lock in this Clint, pero sabi nila, Popol and Koopa na lang. And I like this mix-up, no? Yep. Galing sa Olfu Esports. Great information on this Popol and Koopa. Damage-wise, solve na rin sila. But I just wanna say, you know, yung Sprint Masha plus the Karina, ang daming backline access, idagdag mo pa yung Kagura. Medyo delikado ata ang buhay ng Eve dito. Oo, tama ka dun eh. So, I agree with you that I really like yung pick up din ng Popol and Koopa dito, especially considering the presence of the Masha din dito na kinuha ng Romanson. Sobrang magiging crucial yung positioning ni Lonely Lancy, as you mentioned, given that the last pick pa dito ng Romanson is the Yuzhong. No. So parang ang dami talagang manta-target sa kanya, not just AK on this Kagura, not just let's say si Maku on this Karina. So medyo hindi ako sure kung itutuloy nila itong Franco, which okay, they will. Hindi ko rin kasi masyadong nakikitaan ng as much protect itong tank na to compared to others, pero probably if maunahan talaga ng Olfu Esports yung Romanson, that would be a great advantage, especially during the early game. And Bridget, nabanggit mo na rin, no, early game ay panigurado kaya talaga, palag-palag both squads actually dito, no. Pero gusto ko lang sabihin, no, Romanson, Astra in this lineup definitely have a lot of backline access. Medyo ayaw nila paglaruin yung Eve. But on the other side, Olfu Esports, meron silang Franco, Popol, and Koopa combo. Yun yung tipo na pag kinagat ka ng isa, may aso na rin nakakagat sa'yo. Doble kagat. Doble so kagat. Oo, doble kagat kayo meron sila. And parang dun din pwede natin makita talaga yung gigil nila kapag ka talagang naging maganda yung execution nila of this composition. Considering nga naman what you mentioned and the rest of the heroes, ang ganda rin eh kung tutuusin, kasi to follow the hold or the lockdown potential din dito na meron ng Olfu, mabilis din for sure makaka-responda etong si Bardahe on his Ling. So it would allow for them to really allow for Bardahe to just hit the targets and take them down, especially with the recent adjustment na sa passive, which is the double crit. Pero andito lang tayo sa ating game number 1 at na-reset agad ang purple buff ni Maku. Oo, walang nagbantay. Ito yung problema kapag Masha ang iyong boss 5. Walang protection yan. Puro aggression galing dito sa Olfu. At mukhang reset na naman, pero sabi ng Masha, not this time, buddy. Bibigyan na kita ng body block. Pero ito na si Kimimoto, mukhang bibigyan ni AK with the first blood na mid-high-low combo doon. Ayan na si AK, ang sinasabi nga natin na medyo kailangang maging
maganda ang early game, and surprisingly, etong si AK nga, no, is yung mid laner pala ng Romanson Gaming. So very interesting, pero aside from that, maaga yata ang skirmish ang nangyayari doon sa bandang Lizzo Wanderer natin din. Not so sure kung sino ang nakakuha kasi maraming masyadong pokes ang nawi-witness natin doon sa dalawa nating XP lanes. So kitang-kita naman talaga yung kalamangan ng Dairot sa almost any fighter na posible niyang makatapat, which explains yung early advantage sa XP lane na maaasahan din natin from this game. Whereas naman doon sa bandang top lane natin, tignan mo, speaking of top lane, ang pinakamalaking kasalanan, ikaw nga kapag gold lane. Pag, kasalanan talaga yan, Brigida. Kapag gold laner ka at na-solo kill ka, ang laking lugi ang nangyayari sa'yo. Pero ito na si Ino. It is a 2v2 at si Maku ay hindi na makalapit. Yung Dirot hindi na flicker play pero na-petrify din Ino. Mukhang delikado na siya. Siya energy. Makakapag-reset ng konti si Vigor Dugjudy. Pinahirapan mo pa ako. Punta na tayo ng Turtle. Grabe nga doon si Vigor Dugjudy, no? Pero ang ganda nung kanya naging petrify doon para hindi nga magawa dito ni Ino, supposedly, yung kanyang flicker. And instead na magamit niya yun aggressively, and of course pa siya defensively. Pero speaking of, eto na! Real world manipulation, pero Ling ang makakapag-secure ng turtle. Here comes the dragon. Eve, nasaan ka na? Pinuntahan ng Eve, pero hindi naman pala. So, mind step, may nahanap na isa. Mukhang yung Franco daw muna ang hinahanap at ang Cha energy ang tumapos sa kanya. Fade away yun, Brigida. Hindi na niya tinignan nung namatay. Kaya nga eh, napakaganda nung early game na napapakita sa atin ngayon ng Romanson. It seems like napaganda ng sobra-sobra yung kanilang pagka-punish doon kay Kimimoto nung early game pa lang doon sa kanyang naging attempt to take or to reset yung purple buff nga dito, no, kanina ni Maku. And just the same, we are seeing though na nakakalamang pa rin naman si Bardahe dito sa level compared to Maku. So parang regardless kung ganito ang nagiging parang bawian in terms of kills, parang na ano pa rin naman, nagagawa pa rin ng all food dito yung rotation na gusto nilang gawin, though kailangan nga nila mag-ingat kasi sa nakikita natin so far, parang parehong XP and gold laners nila ay medyo nasa nalulugi na side ng mapa. Naka-dalawang fighter lineup ata. Hindi pala double fighter to. It's still a traditional 5v5 setup, no? Si Vigor ay medyo nagiging agresibo. Wala na siyang dash. Pinuntahan na ng Ling. Tempest of Blades. And here we go in the top lane instead. Uy! Ano nangyari dun sa aso? Parang nag-teleport dalawang beses, men. Nakita mo ba yun? Parang nagkapakpak, lumipad. Pero bagong grabe ability rin. Bagong pa-teleport. Oo nga, eh, nagkaroon na siya ng bagong ability. Pero going back sa nangyari kanina, kung tutusin natin, no, both lanes na ipanalo doon sa ng side ng Olfu, they were able to take down Vigor Dugjudy sa baba, tapos nakakuha pa sila ng Torres sa bandang itaas. So yung kanina nating sinasabi na napakagandang early game ng Romanson, paunti-unting binabawi step by step dito ng Olfu, gaya nga nasabi naman natin kanina, hindi naman nila pinapakawalan yung rotations and advantages na meron sila habang dito sa Kalachuchi, kailangan din munang kumawa. Wala. Grabe yung nagagawa ng armor break. Na AK na ulit. Doble kagat combo. Real world manipulation ang sagot. Makuku, nag-aanap ng angulo dito para na-cancel na ang real world manipulation with the Black Dragon form. Kalachuchi, very low HP. Ino, nag-aanap ng Chasm Strike. Pero mukhang si Vigor ay mabubuhay with the Cha energy. And now, all poo. Medyo ang ganda ng counter-initiate nila doon at ang kanilang pick-off, Iron Hook, umaangulo, wala naman na pala ang mauhuli. Grabe, buhay pa rin ang real world manipulation dito pero makaka-out naman na ang dalawang low na si Lee at si Vigor nga. And surprisingly, wala pa rin talaga nakastart ng Turtle sa dami na nangyari doon pero all pa rin na makakasecure eventually. Also holding the gold lead, no, right now dito sa ating laro. Napakadikit lang nung kill score natin pero parang alam na alam ng Olfu paano nila binabawi or paano nila kinukuha, tinitakedown yung objectives, which explains kung bakit mas in the lead sila despite yung mas aggressive na pinakitang gameplay sa atin kanina ng Romanson. And right now, looking at it, tignan mo naman sa banda sa bottom screen. Sa baba, may naklikeran, kinagatan, Vigor, ilista mo na, petrify with a double knock, makahil kaya siya dito, hindi na.
Nabigyan ni Bardahe, napakasalbahe, 2-1-1 na ang Ling ng Olfu. Nag-uusap pa lang tayo, parang alam na agad ng Olfu yung gusto nilang susunod na tatargetin. And after nun, tingnan mo naman, gustong-gusto na nila i-convert agad into this tower sa baba. Na madedepensahan nga ba dito ni AK at ni Kalachuchi, mukhang hindi okay na nga yata. Okay lang, Tempest of Blades, AK, delikado. Pero nakabilis na ng konting oras, which means Bardahe will be in a 1v1. Make that a 3v1, double kill na para dito sa Ling, pero mas shut down dito ni Vigor. May onting bawi naman ang RGA doon. Pero si Olfu, naghahanap pa ng additional kills dito sa bot lane. Pero mukhang pipigilan na nila. Ayaw na nila. Wala ng minions. Mid lane naman, ang sabi ng Olfu. Tatlo na yung tore na napatumba right now ng Olfu. And we are just 6 minutes into the game. So, actually make that 4. So, 4 turrets na agad yung napatumba nila less than 10 minutes into the game. Ganun na lang kabilis talaga yung pag-convert nila. Even yung purple buff ngayon ng Romanzo, nasa kamay ni Kimimoto on this Franco. Kamutikan na yung hook doon. Medyo kinakabahan na ako manood. Pero yun yung overturn. The play with a ginyang overturn. Walang matatamaan ang Yuzong with the combo. At si Kalachuchi ngayon ang kailangan ng tumakbo. Nahuli dito si Vigor pero hindi siya kakagatin. Maku, naghahanap ng angulo. Pero walang laban ang magaganap as the turtle will be spawning right now. Alam mo na ano eh, no? Alam mo na parang nasa kalamangan talaga ngayon yung Olfu kapag ka nakikita mong hindi agad nababurst yung kupa dito ni Boxron. Boxron yan? Gusto ko yung underscore na meron siya eh. Pero uy, take agad! Ang beta score kinagat! Wala nga ng buhay si Kalachuchi. Killing spree para dito sa PNG. Ang nagaanap na nga ng kill dito si Vigor. Mabibigyan ba niya si Kimimoto? Pero sabi ng aso, walang dragon-dragon. Hinila pa papunta. Partida na daw yon. Hindi pa rin tumama yung turn skill. And now Doug Judy, meron siyang heal pero hindi siya makalapit. A double Ooh. Kill for the Eve. A wipeout pa nga for Olfu. Kaka-respon lang yan ni Kalachuchi. Grabe! Wipeout agad ang ating nakita in an 8-minute Lord spawn. Dito mo agad makikita kung gaano ka-fast-paced yung gustong gawing laruan ng Olfu. Talagang hindi na nila tinake down yung turtle. Lord na agad ang kanilang ginusto. And immediately, as we were mentioning it, napatumba na rin nila. Ang bilis talaga ng objective taking na pinapakita ngayon sa atin ng Olfu. Parang halos ayaw nilang bigyan ng pahinga yung Romanzon. Oh, wala talagang pahinga ang Romanzon dito. Ininanakaw na lahat ng objectives in the jungle. Here comes the conceal play. Bardahe going in pero nanakap siya. Immediate back out. Black Dragon form for the knock-up. At ngayon, Tepes of Blade sa pilitang Bardahe. Babagsak pero kinagat. Ay hindi, buhay pa rin pala yung Ling. Si Kalachuchi inabot siya. Si Mako makakapag-reset nga ba dito sa loob ng real world manipulation? Naulanan! Double kill dito para kay PNK. And now Olfu is now actually hindi 2-4-2 yon. That's really great for CSP. Oo, kung tutusin ang ganda nun kasi syempre kinakailangan din nila na bawian para hindi sila makapagpatumba agad-agad basta-basta ng inhibitor turrets. Pero papayagan nga ba yun ang Olfu? Ayan na yung shockwave, natanggal yep. na yung minions, ginyang overturn pa. Grabe yung depensa din ng Romanzon, hindi mo rin pwedeng itanggi eh. O, kumbaga, yung Romanzon, kumukuha sila ng mga risk. Nakikita natin yun, no? Yung kumbaga, si Kalachuchi, si AK, pumapasok sila kahit delikado in hopes na may magawa silang game-changing play. But here comes the Lord, Kimimoto. Mukhang sinisigawan na ng Masha. That's a kill for AK. Pero tatama lahat doon sa Abyssem Strike ng Viro. And now, the Lord will be going down. Depensa lang ang shot goal ng RGA. Oo, but nadepensahan nga naman talaga nila except for their mid lane turret na may napabayaan na isang minion talaga na makalusot in that case. Pero still, ang ganda din nung magiging lapag dito ng ginya overturn. Napakatapang mo naman! Tempest of Blade, si Mako ata ang kanyang target pero mapapaback off siya. Pabalik sa real world manipulation and the Ling will be going down. Masyado kang agresibo dun, boy. At ayan, napunish tuloy. Yun lang. Yun na yung naging mensahe talaga doon ng skirmish na yun na medyo kanina pa nga naman natin nakikita na parang nagkakaroon talaga ng over-aggressive plays dito ang Olfu. Syempre binaback up naman yun ng kalamangan na inawakan nila ngayon. Pero very crucial na hindi nila mahayaan din na makagawa ng isang comeback play dito ang Romanzon kung gusto na nilang ma-secure itong panalo. Pero looking at things din right now, nahuli yung dragon. Ito na ang double kagat combo. Hindi na nakagalaw. Walang pake kahit si Jake Long yan. Grabe, may conceal play pa nga doon na ginawa si Boss Ron pero hindi na niya
pagpapatuloy muna. And going back, tatlong shockwave na yata yung na-force din dito ng inhibitor turrets ng Olfu. So, for the next Lord push na posibleng mangyari anytime soon, dahil 10 seconds na lang nga naman, magsuspawn ang ating susunod na Lord. Grabe, second Lord na to, pero pa 12 minutes pa lang tayo. Ay, mukhang alam na natin yung gusto nilang susunod na tatargetin kapag ka na-secure na nila ito. Pero syempre, Romanson din dito, bumibuelo, naghanap din muna pansamantala ng vision. Pero mauunahan nga pa sila kasi may kagat na naman. Palatuchi, kinagat. Ito na ang notorious double kagat combo. May trap pa, pero makakalayo siya with that straight. Here comes the Black Dragon form. Lima ang tinangke. Sabi niya, teka, parang hindi ko pala ata kaya to. Nanakap naman si Koopa, pero na pulong sa real world, dinala sa ibang mundo. Yun yung overturn sa tama, ikinin mo to. Nice ultimate galing dito kay AK at si Mako naman, ah, huli na naman with the Iron of Tilly. Pero boy pa naman, pero sabi ni Lancy, wala nang takas-takas, boy. 5-0-10 15kda yung Eve. Okay, grabe kaya pala nila finners to pick etong Eve, ganun kabihasa etong si Lonely Lancy. Na kung tutusin, kanina during the drafting phase, ina-anticipate natin na sa sobrang dami ng pang-backline ng Romanson, eh medyo mahihirapan siya. Pero ang ganda palagi ng nagiging positioning niya, kahit nasabihin na natin nandoon lagi sa borderline yung mga heroes na natatapantan, kasi that would already buy them enough time to provide the slow para makahuli si Kimimoto or para makakagat pa ulit si Boss Ron dito. Ang ganda nung nagiging latag niya every single time. And just when we thought na talagang magkakaroon na ng chance or kumbaga bawi or attempt to contest doon ng Romanson, sila pa ang nabawian talaga ng natanggalan ng dalawang heroes, immediately negating din yung parang possibility na makapag-contest pa talaga sila. Kasi nga naman, it would be a 3 versus 5 situation. Baka dumiretso pa, pero... Ano ko? 5v1 yung Ming! Masyado ka naman doon! Nag-receive to the max set. Pero si Kimimoto, si Lee ang nabigyan. Nakagat na rin ng Franco. Double kill para sa Masha. Si Vigor naman, na-slow na ng Franco. Nakap, hindi natama ang Iron Look, pero na slow buong araw, hindi na nakatakas. That's a 2v3 scenario now. Si Mako at Galachuchi na lang natitira. Si Mako mukhang babagsak na rin. Galachuchi na lang, it's Masha against the world. At mukhang mawawala na siya sa real world simulation. Oh my! Olfu, triple kill para kay Lancy in game 1 para sa Olfu Esports. Wipeout na naman ang ating nasaksihan para sa katapusan ng laban na yon. I think that was the second wipeout, and what a way to end the first game of the series, no? Agad-agad na momentum yon para sa side ng Olfu. Tingnan mo naman, oh. Oh, solid very, daw eh. Very ano, parang ano lang, chill lang. Oh, game 1 pa. Hindi pa naman tapos eh. Kailangan chill lang. So, kumbaga ganun din yung kinakailangan gawin ng Romanson, pero going back doon sa nakita natin for that game, nandun naman talaga yung parang plano din eh ng Romanson with the kind of composition na meron sila. Again, napaganda naman talaga, hindi naman yun mawawala, pero the way that Olfu was able to take their trades, and even the way na parang talagang naging patient sila na hindi muna nila pinilit yung aggression nila kasi knowing na kaya naman nila yun later on. Andun eh, talagang sobrang naging ganda nung bawi nila each and every time para laban dito sa Romanson. And again, to add, nagkaroon na ng ilang over-aggressive plays din doon yung Ling sa Verdain. Nasabi mo nga nung huli, parang, uy, medyo 1v5 situation na yung ginagawa natin doon eh. Siyempre, medyo delikado talaga yun kahit saan mo tignan. Pero still, yung mga kasama niya, knowing that they were already too well-farmed, no, they were still able to put an end to that game regardless kung nawala na dun si Bardahe. And parang, pati yun, parang calculated din eh. Kumbaga parang confidence play na lang talaga ang ginagawa ni Bardahe dito. Kung makapatay siya agad ng isa, edi goods. Kung ma-burnan niya ng abilities, goods pa rin. Kasi ang damage naman ay nanggagaling din sa Popol and Koopa and other members of Olfu. But yes, going to this best of 3 series, no, RGA definitely they played a good games around the early to mid. Pero ano ba sa tingin mo ang pwede nilang gawing adjustment entering game number 2 para naman umabot tayo ng game 3? Tingin ko kailangan din natin silang makitaan talaga nung ganun or same bawi or bilis na mag-transition into objectives. Kasi as much as we saw them really being able to go or parang
to go parang makasabay, di ba, dito sa aggression din, or even get the upper hand no early game against Olfu Esports. We did not see them really convert to objectives yung mga nakukuha nilang advantages, and in turn yung Olfu pa talaga ang nakakuha. Minsan hindi pa nga trades eh, kasi literal na on both sides of the map, nakita naman natin kanina na ipapanalo nila yung sitwasyon. So for that, given na we already saw how much of an objective centric team etong Olfu Esports, maganda kung masasabayan yun talaga ng Romanson, or kung maaano nila yung rotation nila in such a way in anticipation of those objectives na gustong itake ng Olfu, para at least hindi mangyari yung ganung exact same situation na talagang nalamangan na sila ng sobra-sobra tapos hindi na nila alam, kasi parang eventually din napareact na rin sila sa mga nagiging engages dito. Ika mo nga, even the 1v5 na parang marami nang na-burn, na kahit yun eh, na nawala ba si Bardahe, naging advantage pa na parang nagginawa niya yung over-aggressive play na yon. So for this game, we have to see how Romanson will be able to reset and go with their next draft as we move on to the drafting phase. Yeah, and speaking of the drafting phase, no, before we enter game number two, of course, we would like to make a great shout out to Logitech G. If you're looking to supercharge your gaming setup, so you can hashtag keep playing, check out Logitech's amazing gaming gear at logitech.acadarena.com now. Ngayon na, ang ating first few bands ay the Selena, the 1-1, and the Masha, all of which very aggressive in the early game. And let's just say, skill check talaga tong mga to eh. Ito yung mga tipo na kailangan mabilis ka talagang pumindot ng cellphone. Ano kaya ang magiging second ban nitong Romanson Astra? Tatanggalin nila ang Valentina. What can we expect for this first few picks? Well, given that this is Olfu Esports who is actually on the first pick, yan na nga, si Bardahe, isesecure na naman niya yung kanyang link. At yan yung dapat ko sasabihin, kasi parang they really have their eyes set on a playstyle that revolves around an independent jungler as the link na kayang-kaya rin gumawa ng sariling plays, be it in the early or in the late portions of the game. So with that pick up dito ng Olfu Esports, ma-open nga etong Grok. And there are also may faction din na hindi muna kunin, kasi they will be prioritizing etong Esmeralda ni Dugjudi. Kung kanina nakayujong siya, this time Esmeralda na lang daw muna. So Wowie, parang ano, yung Eve nandito ulit, oh, ma-open din. Oh, ma-open na naman. And nakita naman natin, no, si Lancy in game number 1 definitely played really well. I think a perfect game for Lancy in game number 1. So masaya to na na-lock-in na naman niya ang Eve. Meanwhile, si Ino, makukuha niya ang kanyang Diroth against the Esmeralda. We all know how that lane goes. Iyan yung tipo na 1v1 gods talaga ang Diroth. The Karina is still open. The Baksha is still open. So many options for RGA. Yeah, may good leaders din na open, pero they will be proceeding with this Lilia, na I think you would agree with me na when it comes to the ranged heroes matchup nga, no, medyo nasa medyo lugi nga siya na side. Pero again, so far Olfu Esports na secure pa rin nila yung 3 picks na ginamit nila kanina, and nakita din naman natin kung paano nila in-execute ito. Pero a smart pan dito coming in from Romanson, kasi hindi nila hayaan na super same lineup yung mailabas. They will be taking away the Franco. And right now, open pa rin though ang Popol and Kupa din na nakita natin kay Boss Ron kanina. Napakasakit nung siya ang gumamit. Alam din niya palagi kung kailan gagamitin yung kagat. And as we mentioned, yung Baksha na open sana kanina ay hindi na rin nila kukunin pa. Ilalabas na kaya nila ang Mia dito? Nasabi mo na rin kanina, no, intelligent naman ang mga bans na nilalabas ng side ng Romanson Astra. But looks like in the jungle role, magkakaroon tayo ng El Clasico Assassin matchup. Usually nakakita tayo ng mga Karina, Baksha, bandang Baksha. Open naman ang Karina, pero sabi nila sasabayan yung Ling, no? Ling Lancelot ang ating matchup. Mainit ang game number 2. And now Hilda and Beatrix, surprisingly, going through in the second phase.
Okay. So, eto na yung isang literal na pang backline, hopefully, ng Romanson up against etong si Lonely Lancey, no? And even si Boss Ron. Pero that would prove to be tricky, lalo na kung yung early game na naman talaga ng Olfo ay matansya nila ng sobra-sobra. Pero for the last pick dito ng Romanson, is this really going to be a Hayabusa? Parang, okay. Hindi pwede. Masyadong delikado ang Gold Lane Hayabusa. Kasi pagka na yung Hilda na ultihan mo, magpapasalamat lang. Ano, parang kamusta ka na? May oras pa siyang stumiger. Oh, magchichika pa sila sa ano, parang sobrang, lalo na pag nasa damo eh, no, etong si Kimimoto, parang makikiliti lang siya kung ganun. Pero they will still be proceeding with the Popolen Koopa. And again, maganda ito lalo na for, as you mentioned, etong Hilda. Huwag lang mahayaan din, hopefully, ng Romanson na talagang magawa ng Hilda yung ina-expect na early game sa kanya, because as we all know, siya rin yung parang hero na dalawang consistent buffs yung ginawa sa kanya, tas walang nerfs na ginawa recently. So yung Hilda talaga ngayon, sobrang sakit sa ulo, sobrang hirap, lalo na if you have that kind of jungler na mahihirapan kapag ka naiwan mag-isa. Although yung Lancelot naman, di ba, medyo meron siyang... Medyo okay naman. Ang inaano lang talaga dito ng Hilda ay kung may sprint siya, tapos nakita niyang, sabihin natin, mag-isa si AK, mag-isa si Lee, pwede niya yung puntahan, pwede niyang sampalin. At alam naman natin by mid-game, the damage coming in from that Hilda is insane. Moving on to game number 2, Olfu versus CSB. May chance dito ang Olfu na pauwiin na ang CSB in this match. And this is a best of 3, no? So kung manalo ang CSB, pupunta tayo ng game number 3. What can we expect in the early game? Well, interesting ang nakikita natin, because this is actually a Popol Roam, Popol and Koopa Roam that we are seeing right now. And ang aga ng napoprovide nila na tulong dito sa kanilang jungler, in-anticipate na agad nila yung panggugulo ni Kimimoto. Kimimoto! First blood will be going to RGA. Medyo naligaw yung Hilda. Binigyan ng Guardians Wall. Tapos sabi ni Kalachuchi, kailangan mo mag-U-turn dito, men. Walang GPS, walang signal. And dahil dyan, nabigyan ang Olfu ng first blood in courtesy of RGA. Grabe. Okay, medyo nagiging interesting ito kasi nakita natin na for the early stages of the game, RGA decided to put both Esmeralda and Grock doon sa ating XP lane. Pero this time parang medyo napawian pang yata sila doon. Another kill. And yung nagiging punish ng RGA sa ina-anticipate nga natin aggression ng Olfu, nagpe-pay off siya. Kasi ang ganda ng parang naging rotation nila, early game pa lang. Oh, yung Popol and Koopa Roam, yun yung nagpapahirap sa buhay nung Hilda. Si Kimimoto kahit makatakbo, no? Nahabol pa rin. Pero sabi niya, never say die. Namatay na ako ng dalawang beses, pupuntahan ko pa rin kayo. Patayin niyo ako apat na beses, pupuntahan ko pa rin kayo. Tempest of Blades dito sa mukha ni AK. That's 2 blades, 3 blades. Makaka-reset nga ba siya? Isa na iwasan ang Phantom Execution coming in dito kay Lancelot. Pero mukhang ang Turtle Control ay mapupunta dito sa RGA. Sinasampal-sampal na dito ni Kimimoto, pero mukhang babagsak na naman dito kung matatamaan ang wall, pero masyadong nabitin. Tumapak pa ng trap, sabi niya, nandito ako. At magtutuloy-tuloy na ang turtle, si Kalachuchi. Isang ulti na lang to, pero takpin niya sa Ling. Bumaba ka dyan! Si AK, ang unang babagsak. Kanino mapupunta ang turtle? Masesecure ng Ling, pero mukhang tatakas na dito ang Lancelot yung Dirot. Hinahanap siya si Ino. Nakulong, na-isolate doon, na-quarantine sa gilid. Ang daming nalalagay na mga sagabal dito ng Romanson all around the map. Hindi lang yung mga Guardians Barrier, pati na rin yung traps or yung mga Popol Surprise nga dito. And medyo nahihirapan talaga gumalaw ng matiwasay dito ang Olfu, pero ino, mapapa-flicker nga doon. And again, going back sa nasabi mo kanina, medyo nahihirapan yata si Kimimoto na gawin yung in-expect natin na trabaho sa kanya. And that is a good sign for Romanson dito, though hindi pa rin nila nagawang i-secure din yung turtle doon sa naging turtle fight natin kanina. And right now, kung titingnan natin, parehong teams actually
naka-focus din talaga sa gold lane eh. No, not, yun talaga yung isa sa mga magandang rotation na ina-anticipate natin from a lot of teams in the current meta. Pero dahil nga ganoon ang inaasahan o ginusto ng dalawa, eh parang wala muna silang mapapala. Uy, kakaiba yun, no? Inuna yung power filterness as a gap closer. Mukhang si AK naman daw ang gusto niya. Kimi Motoy, re-region lang lahat ng naranasan niyang damage. And ngayon, ito yung sinasabi natin, no? Pag nasa bush ang isang Hilda, Diyos talaga ito ng bush, eh. Diyos ng bush ang Hilda. Yeah. Kimi Motoy, okay. Akala ko delikado naman. Kasi ito si Hilda, parang yung mga positioning niyan, yung tipo na delix talaga, eh. Risk taker, ganun. Oh, risk taker. Matapang. Yung buong buhay niya, 50-50. yun na pala ang magiging palayaw dito ni Kibimoto sa kanyang paggamit ng Hilda. Pero speaking of paggamit, masastakan nga lang si Mako doon. Kaso again, hindi naman siya umaalis dito sa kanyang kaharian, which is yung bush. So parang hindi natin nakikita yung nagiging bawas talaga laban sa kanya. Pero sa pagkakataon na yon, si Mako nga lang dito ginugulo. May nangyayaring laban din dito. Ang daming laban, magkabilaan yung mga kao. Hindi tumama, Ino. Balik tayo dito sa bot lane kung saan matawasay ang buhay at makakataka si Ino. Hindi tatama ang Falling Star Moon. Si Kalachuchi umaamba pero hindi siya makakatama ng isang clothesline. Real world manipulation. Kalachuchi, delikado ka na. Sino kaya matatamaan ng Renner sniper rifle natin dito? Pero si Baratay, confidence play. Here comes a 3v1 at mapapatay ng Beatrix ang Grok. That is the West, no, the sniper Renner from all the way doon sa loob ng lane. Grabe, nakita o ang ganda no, na-provide ni Vision na Vision doon ni Barday para talagang ma-snipe ni Boss Ron gamit yung kanyang sniper ang naging casualty nga doon. Pero again, medyo nararamdaman na rin natin yung damage dito ng Romanson na pagtulungan nila si Kimimoto even within the bushes. Pero still, by time lang din yun kasi yung Olfu na secure na naman nila yung second turtle of this game. And kung titingnan natin, 5 minutes into the game, parang similar situation sa game number 1. May pinanghahawakan na sila agad na halos magto-2K lead laban dito sa Romanson. Grabe yung damage ng Beatrix doon. Napilitan agad magsuot ng sapatos ng Lilia. And now si Kalachuchi, inambahan agad yung wall. Sabi niya, bumaba ka na dyan. Hindi ko gustong maka, no? Kumbaga, nakita mo yun. Nainis. Hindi pa secured yung kill. Pinababa na lang. Ngayon si Kimimoto ay babagsak na naman. Grabe yung damage na galing dito sa RGA. At si Ino, kailangan na tumakas. The real world manipulation na akulong doon sa taas. Here comes Bandai with a Tempest of Blades. Makakuha kaya sa nang kill bago makapag-reset. Pero binigay na lang niya sa D-Roth. At kailangan na mag-back ng RGA dito sa top lane and the Lancelot will be protecting everybody. No objectives pero sabi nila, hindi namin kailangan objectives para maglaban. Gusto lang namin pumatay. Speaking of objectives, abang nangyari naman lahat ng yun, yung Olfu, sabi pa rin nila, kailangan pa rin namin yan at nakakuha sila ng dalawang turrets doon sa kanilang bottom lane, whereas papatumba na rin itong kanilang mid lane na sinasniper nga lang dito ni Boss Ron with the underscore. Grabe talaga mag-marksman itong si Boss Ron eh, no? Talagang hindi ko siya yan, nakakalimutan mo yung numero. Pag may numero pala ang pangalan, malakas. Ngayon, ito sa Attitude Judy, no? Walang underscore, pero buhay na buhay pa rin. Nice ultimate kami in support of Beatrix, pero na immobilize na ako long sa wall. Hinahanap pa rin ni Doug Judy at mukhang masoslow at nabigyan ng bola-bola jutsu. Dalawa ang bumagsak sa side ng Olfu, pero makakapag-push sila ng konti. Here comes the Renner sniper. Bardahe, mukhang makokontest purple niya dito, Brigida. Oo nga eh, at dahil dyan, medyo naging maganda nga ang naging bawi na Romanson kasi nauna pa sila makapagpatumba ng mid lane turret dito ng Olfu. Though in exchange of actually 3 turrets sa kanilang side at si Kalachuchi nga dito, medyo delikado yata, mapapatay na siya sa ilalim nito ng torre niya. While meron pa rin, we are angry dito, si Populate Kuba. Blades para maiwasan ang Phantom Execution at makataka si Bardahe. Black Shoes na gamit na si Ino. Delikado, immobilized by Falling Star Moon at masisecure ng Lilia ang kill. Here comes Kimimoto. Mas tasta ka ng lima si AK pero hindi siya magpa-power of wilderness. Nandito si Doug Judy
zoning out four members. Turtle, sisimulan ng RGA. Grabe, no? Considering yung kill score na meron tayo ngayon, 4-7 in favor of Romanson. Pero kung titingnan natin yung map control and yung turrets na nasa kamay na ng Olfu, parang hindi yun yung parang ine-expect natin. Parang baligtad pa nga yung sitwasyon. And that's where you see talaga yung talagang pagpapatumba ng sunod-sunod ng objectives na kanina pa pinapakita sa atin ng Olfu, whereas na yun nakukulangan pa tayo on the side right now of Romanson. Pero considering pa din naman yung kanilang composition ngayon, kinakailangan lang din natin makita pa ng team fight dahil hindi pa naman masyado nakakasama si Lee. And once nangyari yon with this Hilda and this Dairot, wag lang sila maunahan, medyo magkakaroon din naman sila ng advantage kahit papano. Pero paano nga po tinapos, naglaho ng parang bula. And that is the damage of the Diroth in a 1v1 scenario. Medyo 2v1 yun, pero hindi naman kasi tumatama yung sniper. So binigyan na lang ng Abyssum Strike. Napakasakit talaga yung execute damage, no? Oo, nakakaloka talaga yung armor break din na pinoprovide dito ni Ino. And kumbaga kanina pa natin nakikita itong si Ino na hindi man siya masyado gumagawa ng flashy plays as a Dairoth. Para na po provide niya yung mga kinakailangan din ng kanyang mga team or ng mga teammates niya eventually. Yung parang siya rin yung nagiging panapos ng backline, and you can really expect him whenever or wherever you need him to be. So napaganda na nagiging communication din dito sa pagitan ng Olfu. And just the same, kinakailangan natin makita yung same communication sa Romanson, kasi as we're seeing it right now, may napag-iisa nga lang. Nastanini dito ni Kalachuchi ang dalawa, pero wala siyang kasama set up, pero yung tropa niya nawala. Oh no. Medyo yun ang sinasabi natin na kinakailangan pa ng communication. Medyo nahiwalay talaga Lachuchi. Although merong attempt talaga to reset or to parang cancel the real world manipulation dito ni Lonely Lansing with the wild charge. Medyo medyo malayo talaga yung mga kakampi niya doon sa pagkakataon na yun eh. And eventually, this translated into an opportunity for Olfu to secure this Lord uncontested, kaso may vision si Vigor Dugdudi. Oy, wala namang palang makakapag-contest. Nice zone out coming in from Olfu. Lalaban pa kaya sila dito? Medyo wala nang pinaglalaban, mga idol. Papasok pa rin naman ata Kalachuchi, Kimimoto, makakatakas na ng buhay. Walang mamamatay, okay. Ang Lord ay mapupunta sa Olfu. Okay, napakaganda nung patience dito. Kasi of course, considering na you are in the lead, medyo may tendencies talaga ang mga teams na after mag-takedown ng Lord, mag-force pa ng team fight. And minsan hindi nagiging maganda yung parang resulta nun, or medyo parang nagiging kalugian nyo pa. Pero this time for Olfu, they all decided, or for most of them, they decided to reset and wait for the Lord. Looking at things right now, talagang pinagsasabay din nila yung kanilang minion waves. Medyo baliktad lang ulit yung ating nakikita, pero eto na naman yata yung laban, no? There's a blade, papasok dito sa baba, Kalachuchi. Delikado ka na. 200 HP on this Grok, pero makakapag-regen siya. Balik tayo doon sa itaas at nabigyan ang tatlo sa side ng RGA. It is a clean 3-4-0 trade as we go on to the inhibitor turret. Sabi ni Barday, sige, push na natin to. May dalawang magde-defend para sa side ng RGA. Kaya na kayang tapusin ng Olfu for a clean sweep against RGA. Here comes the Lord. Bumagsak na ang lahat. Si Grok na lang ang natitira. Pero sabi ng Lilia, may clear speed ako guys. Winnable to. Try natin mag-defend. Here comes the Guardian's Barrier. Papasok na rin si Bardahe with a confidence play. Tempest of Blade sa ilalim ng base. Here comes the Beatrix. Si Ino, hindi tatama ang kanyang Abyssum Strike. Pinipilit na nila ang base, pero makakapag-defend ang RGA. Grabe talaga yung pinipilit na depensa dito ng Romanson Gaming. Hanggang sa huling sandali ay humihinga pa na. And the commendable defense dahil hindi tuluyang natapos ang laro na iyon despite a while ago Kalachuchi being the only one supposedly left to defend talaga. Ang ganda ng pasok din ni Lee na talagang pinopos niya lang na ilapag yung kanya mga glooms sa mga minions talaga. And as much as we saw talaga Olfu trying to juggle the tower damage or the turret damage, trying to end the game na seemingly may end naman na talaga sana kasi nakapag-regen na ng kaunti etong base kung titignan na right now on the minimap, hindi pa rin yun na naging enough. Si Bardahe na naman nag-initiate
Initiate! Initiatorling! Yan ang meta ng all two! At makakapasaygan sila ng dalawa ng parang ganun lang. Si AK na daw ang sunod. Real world manipulation, pinaulanan at bumagsak si AK. Lilia na lamang ang pumipigil para sa sweep. Is this a miracle 5v1? And miracles won't happen because all two will wipe them out and sweep them in match number 2. Just when we thought na medyo aabot pa naman ng more than 15 minutes etong laban, hindi na talaga yun hinayaan. Esports, nakangiti na naman, tinago pa nga yung ngiti sa likod ng camera. Pero ramdam na ramdam mo yung saya eh, dahil napakalinis. Again, as you mentioned nung naging laro kanina, and another clean sweep for today's series number 2. So parang may pattern tayo nakikita so far, no? Pero hindi pa natin alam kung ganun ulit ang mangyayari later on. Titingnan pa natin. Pero again, going back, very similar na naman sa game number 1 yung nakita natin eh, no? All Fu, despite not having the ideal advantage again sa early game, hindi naman talaga sila yung nakakuha talaga ng early kills. And nahirapan din yung si Hilda sa Kimimoto. Naalala mo naman yung early punish na ginawa sa kanya. Kasi kung babalikan natin yung early game, very interesting. Probably it was the Popol Roam na pinaubaya na lang nila yung mid. Kasi parang may nagiging ganong patterns eh, na yung mid laner and yung XP magsasama for the clear sa XP lane initially, tapos ibibigay na lang sa roamer. So there was really this strategy that they tried to establish, and that resulted in them immediately being able to provide assistance eh, dun sa orange buff nung jungler nila, which was Lancelot nga dito, no? Pero it just so happened na grabe, wala. Yung conversion pa rin ng Olfo yung lumamang sa buong game na yon. And I really would like to commend this objective-centric playstyle na pinakita sa atin for the past 2 games ng Olfo. Parang napakalaking threat nila sa tournament nito after watching that series. Napaisip din ako yung objective-centric, pero nung sinabi mo yung objective-centric, parang may mga pumasok sa isip ko ng mga bardahiling na pumapasok sa 5, yung walang pinaglalaban pero parang pinaglalaban ng lahat. So, I do agree, no? Objectives talaga ang gusto ng All Fu Esports, pero nandun pa rin yung konting gigil na nakikita natin na sa side ng All Fu Esports. Of course, kudos to Romanson Astra, who played a really great early to mid game on both games. Sadyang by mid to late game talaga, All Fu Esports was already converting more than them. But of course, kung gusto nyo malaman kung ano nga ba yung mga nangyayari sa ating mga Alliance Games teams, ay pwedeng-pwede kayong pumunta sa website natin. It's acadarena.com/alliance-games. Ang finals natin ay mangyayari sa Conquest 2022 na mangyayari ng July 23 at 24. Sa Conquest, may chance kang mapanood ang mga OG finalists natin na maglalaban-laban, and of course may mga esports and gaming personalities tayo doon. Kasama na rin ang napakasikat na si Kaide. So enjoy a lot of different programs and activities for all kinds of gamers. Alam ko may Web3 stuff din dyan para sa ating mga mahilig mag-code. Brigida, any last thoughts about this series entering our last series for MLBB of the day? Ayun na nga guys, so for the past 2 series na nakita natin, very promising ang performances of the collegiate teams that have been playing here, which just goes to show na talagang super nakaka-proud ang mga narating na ng ating collegiate teams, and we are all looking forward to see more of them, which is why for sure kinakailangan abangan nyo rin yung last series natin for today, dahil yan ay magiging sa pagitan ng isa na namang defending or previous champion na ng previous tournaments ng AcadArena, which is Faith Bravehearts, and an up-and-coming team na medyo nagiging matunog even in the recent Aces, which is UE. Oy, mukhang malupit ang ating last series of the day for MLBB. Pero speaking of malupit, Brigida, may isa pa tayong malupit na sasabihin dito, because AcadArena recently launched its newest cycle of scholarships na open sa lahat ng student gamers. If you have siblings, cousins, or friends who are in senior high school and college, they could apply for our scholarship grants. Pumunta lang kayo sa acadarena.com/scholarships. That acadarena.com/scholarships, and get the chance to be a hashtag AcadArena scholar. Muli, kami ang naging casters nyo para sa second match for MLBB Alliance Games. My name is Womi. Kasama ko dito, nag-iisang si Brigida, at pupunta tayo sa maikling break.
community that we've built across the world have given us a place to belong. As the world becomes more connected, the opportunities will reach all corners of the world. I'm so excited to bring campus gaming across Southeast Asia. Esports and gaming can be a great equalizer. Here, your physique doesn't matter too much. Your sex and gender shouldn't matter. You have an avatar. You're just you and all the awesomeness that comes with it. It matters less which part of the world you're in. The world is bigger, and there's so much we can do together in gaming and esports. You just need to meet the right people to change the world. In AcadArena, I broke through solo queue and became a team player. In AcadArena, I broke through my comfort zone and became more social. In AcadArena, I break through my hardship and become more confident. In AcadArena, I was able to break through my shy and timid self and turn into a student leader, kinda. In AcadArena, before I was lost, but because of the org, I was able to find my passion. Happy birthday, AcadArena. Continue breaking through the stigma of video games and academics. Happy, happy birthday to AcadArena. We look forward to all the great work you guys will be doing in the coming years. Happy, happy birthday, AcadArena. We hope you continue to support our industry and break the stereotypes of how student gamers can be. Pinoy's continue to dominate in esports globally. This startup aims to keep the streak going and provide education for those eyeing a gaming career. AcadArena secured over 170 million pesos for their projects. We get to know more about their initiatives. It's still crazy to think that it's been 3 years since AcadArena started. Today isn't just a celebration of our anniversary, it's a celebration of everyone who supported us along the way. We've had students who grew up with AcadArena, myself being one of them. We know what it's like to balance work and studies, and we know what it's like to feel like you're not going to make it. But you will, and it'll all be better. Break through with us. This is Filippo. This is Jessica. Parehong freshies, parehong gamers. Gusto ni Filippo maging next big caster. Si Jessica naman wants to make the biggest esports tournament in their campus. But they don't know where to start. They're also from different campuses in different parts of the Philippines. They would have never met. If not, for AcadArena. In AcadArena, we help students meet, collaborate, and learn all the hype and wonder ng gaming at esports. Dito, naging caster si Filippo even just for that afternoon. He met students with the same dream, attended our workshop, and we funded a tournament where they can debut. That was Jessica's tournament. Inorganized niya ito with a student club in her campus na ginabayan namin all the way. And that's how they met. That's what we do here in AcadArena. We turn gamers into leaders, casters, breadwinners. AcadArena, it's not just play. Makes me cool like crazy. Let me break it down. It's a
Why, brother? Why must we Paxleys all take the path of magic? Am I such a disgrace to this house, big brother? Don't recall giving the orders. Elders of the house give the order, Your Grace! But it's not my order. The elders said it was our only chance. Not even Your Grace could stop us! Time. Even if we don't, they don't have a say. Has it started? It's time for you to know the truth. If you don't want to die, follow me. Stand in my way. Die! Bow before the King of the Inferno! Come, Candle Moth! Die away in ashes, and you are no exception! Outside the game, I'd have a hard time making decisions and just go through life without any direction, really. But when I'm in the game and as captain of the team, I have to make confident split-second decisions to lead our team and give us that direction we need to win the game. I got my self-confidence when I became a radio jock for the university, and it basically developed my self-confidence to speak out loud to many people out there. As an ate, you're supposed to know what to do. Minsan, parang hindi na pwedeng magkamali. Kasi ate ka eh, dapat you serve as an example for the younger ones. But as a student leader, that was not the case for me. I was allowed to make mistakes, learn, and do better. Just like how we encourage you, our telecubs, to wear your stripes. The community that we've built across the world have given us a place to belong. As the world becomes more connected, the opportunities will reach all corners of the world.
I'm so excited to bring campus gaming across Southeast Asia. Esports and gaming can be a great equalizer. Here, your physique doesn't matter too much. Your sex and gender shouldn't matter. You have an avatar. You're just you and all the awesomeness that comes with it. It matters less which part of the world you're in. The world is bigger, and there's so much we can do together in gaming and esports. You just need to meet the right people to change the world. In AcadArena, I broke through solo queue and became a team player. In AcadArena, I broke through my comfort zone and became more social. In AcadArena, I break through my hardship and become more confident. In AcadArena, I was able to break through my shy and timid self and turn into a student leader, kinda. In AcadArena, before I was lost, but because of the org, I was able to find my passion. Happy birthday, AcadArena. Continue breaking through the stigma of video games and academics. Happy, happy birthday to AcadArena. We look forward to all the great work you guys will be doing in the coming years. Happy, happy birthday, AcadArena. We hope you continue to support our industry and break the stereotypes of how student gamers can be. Pinoy's continue to dominate in esports globally. This startup aims to keep the streak going and provide education for those eyeing a gaming career. AcadArena secured over 170 million pesos for their projects. We get to know more about their initiatives. It's still crazy to think that it's been 3 years since AcadArena started. Today isn't just a celebration of our anniversary, it's a celebration of everyone who supported us along the way. We've had students who grew up with AcadArena, myself being one of them. We know what it's like to balance work and studies, and we know what it's like to feel like you're not gonna make it. But you will, and it'll all be better. Break through with us. This is Filippo. This is Jessica. Parehong freshies, parehong gamers. Gusto ni Filippo maging next big caster. Si Jessica naman wants to make the biggest esports tournament in their campus. But they don't know where to start. They're also from different campuses in different parts of the Philippines. They would have never met. If not, for AcadArena. In AcadArena, we help students meet, collaborate, and learn all the hype and wonder ng gaming at esports. Dito, naging caster si Filippo even just for that afternoon. He met students with the same dream, attended our workshop, and we funded a tournament where they can debut. That was Jessica's tournament. Inorganize niya ito with a student club in her campus na ginabayan namin all the way. And that's how they met. That's what we do here in AcadArena. We turn gamers into leaders, casters, breadwinners. AcadArena is not just play. Right there. If you give me the thing that I want, wanna get,
that thing that bring that ice that makes me cool like crazy. That bad is that that's lit. No if, no buts, no maybe. It's what I want. Welcome back to the Alliance Games, featuring Mobile Legends Bang Bang, co-presented by Globe and powered by Logitech G. My name is Brigida, and together with me is Midnight, and we will be your casters for the last series of this day between Bravehearts and UE Zeus. So, Midnight, anong masasabi mo so far sa matches na nakas mo dito? Kasi syempre dito, collegiate to eh. So, as compared to pro, medyo naiiba siguro. Alam mo, ang ganda nga eh, kasi naging dominating yung dalawang series natin. It really just shows kung gaano ka-competitive yung mga teams natin. And now we're about to witness another battle between historic. Kumbaga may history itong dalawang team na to. Mm-hmm. No? Si Bravehearts ay dalawang beses na nag-champion. And yes, ang kalaban nila ay mga baguhan dito sa baguhan sila dito sa Alliance Games. So interesting mm-hmm. tong dynamic ito kasi UEM will try to stop the momentum of the Bravehearts squad. Yes, tama. That parang pareho silang may gustong patunayan in a sense na for Bravehearts, gusto nilang bawiin yung dating nawala na sa kanila, which is yung championship title. Whereas for UE naman, an up-and-coming team, no, ika nga, very set on sila na patunayan din yung sarili nila dahil sasabak agad sila sa isang live match up against isa sa mga defending champions. So parang may pressure din na factor, kumbaga. Pero before we go into that, we would like to remind that the Alliance Games wouldn't be a thing without our amazing sponsors and partners. So Alliance Games is co-presented by Globe Telecom, our official telco sponsor, and powered by Logitech G, our official gaming gear partner. And for this Alliance Games, no, Midnight, meron tayong kakaibang setup compared sa usual eh, na parang hindi lang per game yung kinakailangan mong maipanalo. So parang paano ba nag-work yung leaderboards natin for this tournament? So again, yung Alliance teams ay magko-compete across different game titles. So marami tayong games dito sa Alliance game where the victories will be corresponding to the points of the sa Alliance leaderboard. And yung magiging top 5 sa leaderboard natin, or aka yung all 5, all 5 ay makakatanggap ng AcadArena scholarships and aid, or ASA in short, and yung listing exclusive sa kanila mga campus na worth 30,000 pesos. So again, yung mga Alliance teams across multiple game titles, no, para makarating ka sa top 5, hindi lang MLBB yung pinaglalabanan nila, maraming games. And yung all 5, nalipit talaga yun, no, yung all 5 ay makakatanggap ng AcadArena scholarships. Oh, okay. Parang gusto ko lang sabihin doon, para siyang yung mga house cup na lumalabas, no, na parang kailangan talaga nag-work together kayo, na parang nabibigyan nyo ng attention yung bawat team nyo sa inyong organization. Parang talagang literal na A-game kasi maglalaban-laban to lahat ng organizations trying to prove kung paano talaga ang nagiging ano yung parang nagiging results ng kanilang pag-aalaga dito sa kanilang mga teams. Pero this time we will be focusing on MLBB, and as you mentioned, no, for Bravehearts, yes, we considered na very promising yung kanilang naging history coming into this tournament. Isa sila sa mga parang unang isasalang sa ating mga broadcast this games. Pero for the side naman ng UE Zeus, yes, isa sila sa mga bagong teams na papasok dito sa ating season for this A-game. Yung play-ins pa lang naman tayo. Pero for the recent Aces, kasi for those who are not familiar, we have Aces Monthly dito sa AcadArena where teams can also compete. Pero yung Aces kasi na yun, ano siya, parang one-day event lang siya. So parang, ano, literal siya na matira-matibay yung kanilang pattern niya. Pero for the most recent Aces, before lang netong Alliance Games,
ang UE ang nag-second runner-up. Ooh. So, you doon pa lang, makikita mo na parang medyo may ma-expect din tayo from them coming into this match. And for that, ano kasi, hindi lumaban yung Braveheart for that particular aces. So, hindi rin natin mabibigyan ng point of comparison pa. Pero yun ang parang aabangan talaga natin dito sa match na to. Pero ikaw ba, familiar ka dito sa Bravehearts and sa parang, di ba dati kasi lagi silang lumalaban eh. Well, kaya nasabi kong historic kasi again, there's no point of comparison. Tulad nga ng sabi mo, no, na this is the first time that they will meet on a major event like this. Si Bravehearts ay dalawang beses na nag-champion sa NCO. And si, again, as you mentioned, nag-second runner-up na si UEM Zenit Esports. So, interesting to kasi, again, it's, you know, it's Bravehearts trying to continue their momentum, their streak on winning the tournaments we have here in AcadArena and specifically in Alliance Games. And you also have Zenit Esports that is looking to establish their name. Kumbaga, yung paa nila, yung foothold nila, nilalagay nila dito sa Alliance Games. Kaya maganda yung dynamic kasi parang meron kang dalawang uprising teams. Actually, si Bravehearts yung medyo may pinaglalaban dito kasi nag-champion na sila. Si Zenit Esports naman yung kumbaga underdog na masasabi natin. May ano din naman, may strive and momentum. Pero the bigger team here is the recent champions nga na si Faith Bravehearts. So, huwag natin patagalin pa. Brigida, ito na ang historic match nitong dalawang team na to. This is the game between Bravehearts and Zenit Esports. What a way to end the day talaga dahil ganito ang masasaksihan natin para sa ating panghuling series ng ating mga unang laban dito sa play-ins for MLBB. Pero as we mentioned, pupunta na tayo dito sa ating drafting phase at agad-agad. For the past few games, bukod kay Eros, wala na tayong nakitang Selena na nakalusot. Parang ano eh, na-set na nila eh. Para sila naging trendsetter na hindi ko maintindihan. Walang-wala nang Selena na lumusot after that at Karina naman ang susunod nilang iba. Yung mga teams, kapag di na sila nakapick ng Selena, si Eros ang sisihin nyo. Okay. Siya ang nagsimula ng lahat ng yan. Siya talaga. Hindi, kung hindi niya pinakitaan ng mga ganun ka accurate to asintadong mga pana eh hindi natin malalaman kung hindi siguro mapapryo ng ganito. Pero again, puro again ang mga mid laners or supposedly mages ang nababan dito sa ngayon. And para naman sa side ng UE, ang tatanggalin nila ay ang Grok. Okay, medyo pumasok agad sa isip ko yung Grok kasi 'di ba yung Grok parang madali siyang tunawin ng magic damage eh, nawala yung magic. Nagiging ano talaga to, no? Nagiging trend talaga to, no? Kapag tinatanggal na yung mga OP first pick openers like sila Grok, sila Valentina, sila Kari, Ling yung nagiging answer ng mga first pick teams. Now, the 1-1, the Beatrix, actually the Baksha and Masha is still open. Wala na. Actually, yung Beatrix, Baksha, it sounds really good on the side of UE's roots. Pero ito, Franco ang kinuha nila, probably magugulo sa jungling ni Ling, and then andyan na yung 1-1. So it looks like the same draft from our series 1, no? Nung yung game number 1, wala lang yung Selena. But then again, you also have the Ling on the side of Bravehearts. It's a hero that can deal with the 1-1 kasi nandyan yung burst damage and natatouch yung crossbow of thanks with the Tempest of Blades. So I kind of feel like Bravehearts is quite okay with this. Obvious, very good answer from the side of Bravehearts. It's a hero that can lane against the 1-1 and it's very annoying the team. Kasi tatalo na tatalo lang yan kada magdadash yung 1-1. Oh, parang ang bilis no na nasagot agad yung 1-1 din na supposedly or most likely no ipantatapat nila. So they might go ba with this a double fighter setup kung ganun ang kanilang magiging gold laner na here. Possible kaya yon kasi di ba? I mean, doon nasagot agad siya ng Esmeralda dito. Yeah. Kaya ano eh, medyo possible yung sinasabi mong double fighter kasi baka i-double fighter talaga to ng Bravehearts knowing na hindi pwedeng lumain yung Phobis kay Esmeralda kasi talagang kakatayin ni Esmeralda yan sa lane. But, if you look at the options here for the explain ng Bravehearts, medyo limited to eh, no? Pwede ka mag-Uranus, pwede ka mag-Hylos, but none of them provide the assistance towards the Ling. So, kasi magugulo yung ano eh, magugulo yung Ling dito ng early game and walang makakarespo sa kanya at the early stages. So, I kind of feel like it's a problem for Bravehearts at this point. Pero UE Zeus, they're still yet to pick their own jungler. Now, Lancelot is out. Pakito is open. Actually, marami pang open na jungler, no? Yung mga pwedeng jungle emblem, pwedeng assassin emblem, pero then the choice is Cecilion. Interesting.
Okay, so parang ano, parang ultra scaling na dito. Oo. Given na yung presence of A11 and Cecilion, parang napagsama agad sa kanilang lineup. So magiging interesting kung ano yung magiging last pick nila dito for their jungler, pero this time hovering Jawhead dito ang Bravehearts. I think, hindi ko sure kung kukunin yan kasi parang antagal na hunung huling Jawhead na nakita ko eh, pero okay. So, tuloy nila. So, XP na talaga to. Pinanindigan nila yung XP Phobius and they picked up the Jawhead para lang makapanggulo din kay Franco. So may pang-protect na sila ng Ling dito for the early games for the side of Bravehearts. Actually, mas well-rounded and mas gusto ko yung draft ng Bravehearts kasi sa side ng Yuizus, your main problem is hindi nagko-complement yung lineup mo with each other kasi meron kang early game ng Franco Esmeralda but you suddenly have two late games on the form of Sicilian and the 1-1. Now, the Baxia sounds really good. Even actually, the Banner sounds really good. Pero kukulangan sila ng early aggression kasi again, naka-Sicilian at naka 1-1 yung lineup nila. Okay, so parang ito na yung pang-compensate nila doon sa lack of early game na hopefully makakasabay nga no, dito with the Franco ni Lord Grimm. Though, syempre magja-jungle pa kasi yan during the early stages of the game. Pero parang, parang na-anticipate na rin natin na puro jungle emblem yung makikita natin dahil yun talaga ang pinaka na yun ang meta. Parang sa kahit talong hero, actually, kahit sabihin na natin yung mga nakakasalubong natin na medyo may mga bumabalik na hardy jungle, ganun naka-jungle emblem na din. Yep. Lahat. Sobrang na, actually, kahit nga yung ibang nakakalaro ko, Gush, jungle emblem din. Okay. So, uso nga talaga siya. At nakikita na natin siya. Actually, for today's matches, sa lahat ng junglers na nakita ko so far, parang wala pa akong nakita na naka-killing spree as before. Yung pinaka-nakita kong killing spree kanina was yung Beatrix na nasa gold lane na eh. Pero for the junglers talaga, mapa-tank or mapa-assassin sila, often talaga naka-demon slayer sila for their emblem. And right now, papasok na tayo sa ating game number 1 sa pagitan ng Bravehearts at ng Yuizus. And tama nga tayo, naka-demon slayer silang dalawa. Tiga mo yung link, protect todo talaga ni Rentings. Bawal mang-hook, bawal mag-invade. And that's gonna give the Link a good early game time. Although, mas mabilis pa rin mag-jungle si Baxia ng konti. Pero in terms of mobility, lamang ang Bravehearts dyan. Oh my, parang pareho silang may bilis talaga mag-rotate pero yung talagang mas makulit at mas mahirap hulihin no, parang nandoon na siya sa side ng Bravehearts kaso nga lang grabe. Agad-agad nabasagan ng weakness dito si Lazy Blur ni Shara Valdez. Literal na whole name yung nakalagay sa pangalan dito, man pangalan niyan pero for the XP lane matchup, eto na yung sinasabi mo na parang nahihirapan talaga si RDZ. Kaya may hirapan talaga siya, hindi siya pwede lumapit sa Esmeralda basta-basta. Pero he's keeping the lane in a very good position. Nakakawas na ng XP, hindi siya nawawalan ng minion. And si Krana dito, malapit na mag-level 4. So that is gonna become a threat here for Yuizus. Pero magandang dito ha, nakuha nila yung kill kay Franco. And again, hindi siya makaharap ng opening para mapigilan niya yung Ling on his early stage. Tama ka nga dito na parang napaganda yung pag-pick up ni Renthings dito sa Jawhead noon. Parang nasasabayan at napoprotektahan niya talaga with the early game potential na meron siya. At even yung Cecilion ngayon no, ni Slow, parang binubully din talaga siya sa sariling mid lane niya. Kaso kinakailangan din mag-ingat, maagang nakaikot ang Esmeralda ni Frost. Ika nga, kasi medyo makakalamang at makakalamang siya. Pero for the upcoming turtle fight, no? Sa tingin mo, sino sa dalawang teams natin ngayon yung medyo mas makakuha ng kalamangan? Oof! Muntik pang mamatay si Frost. With this, I think lamang dapat ang Bravehearts kasi kulang sa HP sa Esmeralda. Pero the hope is there, it lands on the Ling, I think. Pero again, nandiyan yung Tempest of Blade. So that's not gonna be too much of a threat here for Bravehearts. Oh, pero yung real manipulation nila, pag nadalawa yung nahuli ka sa Sanguine Cloth, napakadita rin yung bagsak nung kanyang Tempest of Blades. Isa, sa Yuizus. Pero makakatakas pa si Yen. Kaunti ka na siyang mamatay dun, pero hindi. Kulang mga 10 degrees to the left. Kinulang ng protractor. Ay, kaso ayun lang. Kinagat, papasok talaga ni Lord Grimm. Na-preserve yung flicker niya hanggang dun sa moment na yun. Eta, ang ganda dahil napapak dito si Arima City. Habang si Slow naman, kahit kanina pa siya binubugbog, parang hindi pa naman siya masyadong nabibigyan or hindi pa naman siya nawawala na pagkakataon makakuha talaga ng stacks niya. Pero dito sa bandang bottom lane, parang napaliligiran. At parehong roamers, nandito sinasamaan yung mga gold laners nila.
Oh, kailangan din talaga protektahan ng Bravehearts yung kanilang Beatrix kasi ito rin yung win condition nila pag nandiyan na late game. Again, the Link cannot be too much pressured on this game. Pero kailangan din nilang intindihin na yung Beatrix, once ma-shutdown yan, mahihirapan din din more ng teamfight. Ooh, speaking of teamfight, ito na naman yung manipulation. Lord Grimm ang unang mapapabagsak. Si Yen talaga pero hindi niya matatagalan yung damage. Pero touch siya na. Pero tingnan mo naman yung smart missiles dito. Rentings, di lulusot ka. Munti ka na mabigyan si Slow. Pero syempre, nandito si Kana. Mabibigyan niya nga ba? Hindi na lang daw muna. At magpupokus siya dito sa Chiara Valdez na nakapag-crossbow off tank. Pero wala na rin siya. Nakupo. Ayun lang. Medyo napaganda pa yata yun para sa Bravehearts Ignite. Ganda ng ano, no? Ganda ng control nila sa team fight with the zoning of Renting sa backline, hindi makahanap din ng pwesto si Yue Zeus. And yung positioning kasi ng mga heroes ng Yue Zeus sobrang importante kasi that's gonna allow the 1-1 to duke it out against the heroes of Bravehearts. Pero dahil yung mini-spread ng Bravehearts yung laban sa team fight, hindi makapwesto yung mga heroes ng Yue Zeus. Kasi if you look at the heroes, no? Baksha, si Sicilian, si 1-1, si Franco, these heroes, they need perfect positioning in this fight. Kasi ang problema nila, kapag pangit pwesto nila, nandiyan yung punish from the Beatrix, the Jawhead, actually si Eve nga eh, ang laking threat din ng real world manipulation. So ang ganda ng ginagawa din ng Ren Things na binabypass niya yung mga heroes ng Yue Zeus para makatawid kaagad sa backline. Oh, parang kanina nga nakita natin, literal na diniretso agad din si Eve dito. Pero speaking of diniretso, parang diniretso agad siya doon with the unstoppable force. Kaso nakalipad dito with the crossbow of Tang, si Chiara Valdez. Meron lang dalawa o isang nabigyan. Gawin na natin dalawa para sa side ng Bravehearts. Pero habang nangyayari ang lahat ng yon, si Lazy Blur din ang sumunod sa bandang likod dahil si Frost talagang siya lang ang tinarget. Talagang iniwan niya lahat. Sinigurado niya mapapatumba niya si Lazy Blur. Oops, grabe, focus sa goal si Pro. Sabi niya, hindi lang ikaw may kaya niya Rentings. Kaya ko ding pumunta sa likod. Simple lang naman yan eh. Dataanan ko lang kayo. Si Rentings dito with Unstoppable Force. Tinahuli yung Sicilian. Grabe. And titingnan natin actually natin. Parang ang bilis nga ng isang Link ni Krana. Kung tutusin, meron pa siyang win over first item. Kaso, speaking of bilis, mas mabilis yata doon nang siya ay namataan ng UE sa baba. Agad talagang siniguradong na-lockdown at hindi siya nakahinga. Pero si Frost dito sa itaas din, dinalawa na. Pero yung shield na na-generate niya, grabe naman talaga. Oh, hindi ko alam bakit nakapag-regen pa siya ng ganun kadami. Pero doon mo makikita na medyo nasa lamang talaga yung lane niya. Ay, di pa tapos. Extended na naman. Pero si Rentix dito medyo nagiging low. Nandito na yung rest po ng kanilang mga kasama. Napilitan na rin gumamit ng ultimate si Slow. Nakita na lang nila lahat sila nasa... Ang sakit ng shotgun ni Lazy Blur. Tapos nandun din to the rescue agad si Krana. Yeah. Ito yung sinasabi natin kanina, yung positioning ng Yue Zeus sobre importante. Even though they were the ones who were playing aggressive on that specific skirmish, isang real world manipulation lang na dehado kagad sila and hindi sila makalabas dahil wala rin mga flicker, wala rin mga purify. And yung mini stun that allowed for the Link to be able to use his tempered blades and ma-shutdown yung mga chasing heroes ng Yue Zeus. Grabe talaga, gusto kong makita na naman yung items. Pero kung tinignan natin ngayon, actually may dominance ice na pala na hinahawakan si Rentings kanina. Kaso ganun na lang talaga yung regen. Doon na meron siya, pero eto nga yung sinasabi natin, RDV napakaganda sa 1-1. Unstoppable force and ejector combo dito si Snow. Talagang nabigyan niya ata, hindi pa rin. Nabuhay pa din siya at sila pa nga ang mawawala. Akala natin mabibigyan na si Snow, pero sa ilalim ng mismong Torres, sila pa yung nawala. Grabe, kinagat siya ni Lord Grimm. Sabi niya, tanta naman si Sicilian ko. And Hook, drill not land. Pero that's gonna secure the turtle here for UE Zeus. And magandang ito, magandang momentum shift to para sa kanila kasi even yung game natin ngayon, pero remember, they still are the ones who are holding the 1-1. Po si Arima City nga lang. Medyo na pang-isa. At nararamdaman na natin yung damage ni Slow sa dami ng attacks na meron siya dito. Grabe, medyo napapaganda masyado yung early game dito ni Slow. Isa na namang ejector unstoppable force dito kaya yan. Kaso makunat nga naman yan. Hindi basta-basta mabibigyan. And habang nangyayari ang lahat ng yun, Bravehearts, sabi ni Lazy Blur, tamang bawi lang. Pinatumba naman niya yung kanilang upper outer turret nga. Makita mo yung kunot mong box siya kanina. Partida, hindi pa naka-on yung ultimate niya ron. Wala pang damage reduction na yun, guys. Literal, tinanggi lang ni Yen lahat ng pwede niyang tanggihin. And Yue Zeus, again, nararamdaman na nila yung shift ng momentum. Mawawalan pa ng purple buff si Ling. Yes, nakuha niya yung kanyang Berserker Fury. Pero this is gonna become a problem here for Bravehearts. Actually, na-retry niya. Na-retry niya yung purple buff.
Okay, itong nakikita natin, medyo hindi ganito yung situation na ina-anticipate natin. This is Bravehearts up against a new, an up-and-coming team pa lang dito sa ating tournament. Pero as we are seeing things right now, may laban talaga at dito pinapatunayan nila. Oh my goodness! Ang sakit na dito ni Slow! Hindi ko alam, pero with the mystery shop na meron siya, siguro nakailang items na din na nabili dito. Oo, sabi, take it slow. Pero ngayon, 8 minutes na, lamang na sa momentum ang UAZUS and nag-skill pa yung mga late game heroes nila. And si Frost, alam niya na walang makakagalaw sa kanya rito, walang papatay sa kanya dahil wala din yung Beatrix and wala rin yung Ling. So it's literally impossible for him to lose the skirmish battle here against the Phobius, kaya ginagawa niya to. And in turn, nakukuha nila yung majority ng mapa, napatay pa nila si Ling sa may bottom lane. That's the flicker combo of the Franco into the fight. Grabe, speaking of bite, eto na nga si Frost, susubukan ding isunod pa, pero may wheel manipulation din na papatay sa kanya. Ang sakit na nga dito ni Slow, kaso ang gandang bawi dito ng Bravehearts, paunti-unti din. Kumbaga step by step din ang gusto nilang gawin, ayaw nilang ipagpatuloy yung kanilang kalugian. Pero dito si Rentings nga lang sinastakan, mapsastakan nga, pero hindi pa i-activate ang crossbow of tang. May mga hook nga ba wala? At medyo, uy, ang sakit nung ang sakit ng lightning, ah. Medyo lumulusot na talaga dito yung damage na hinahawakan ni... Talaga bang take it slow ang gusto niyang gawin? Kasi parang kahit late game scaling sila, parang hindi ganun yung nangyayari. Binibigay na ni Yen yung purple buff kay Sicilian. Actually, ang kinuha nilang purple buff is yung kay Ling. So may reserva bang purple buff dun sa may jungle ni Yen. Pero ang problem ng Bravehearts ngayon is that they need to contest this Lord. The HP is low, abot kaya si Ling. Nakukuha ito, napapasok at nakakakuha ng Lord Tempest of Blade dito na medyo low at kaso may crossbow na na-activate si Yara Valdez dito. Isa ang napabagsak sa dalawang kupunan habang patuloy si Frost sa paghabol kay Arima City. Flicker will be forced. Lazy Blur dito, River Manipulation, mapapapatumba na nga pa nila ito. At ayun na nga, medyo makunat-kunat yung nagda-drive na back siya pero hindi na nila ipagpapatuloy pa. Dalawa ang nawala sa UE at nakuha ng Bravehearts ang Lord. Yeah, malaking bagay ito kasi again, at least ma-hold nila yung game against UAZUS. But then again, the main problem is that nakuha mo yung Lord, papatagalin mo yung game, pero the Sicilian is still scaling. Hindi pa niya nare-reach yung kanyang maximum potential. Again, hawak niya yung Dominance Ice, kaya napakirap niyang patayin with the added benefit of sprinting out during these clashes. Kailangan talaga maipit siya sa isang real world manipulation. Unfortunately, yung real world kanina ay ginamit pang punish kay Esmeralda, but at the end of the day, they were still able to win that fight. But again, this is the problem of UAZUS scaling into the late game. So if you're Braveheart, kailangan mo makahanap talaga ng opening. Oo nga, parang kung ako Braveheart, gusto ko nang talagang bawian yung mga tore dito na UAZUS. Kaso paano mo gagawin yun? Kasi na-hook si Arima City. Saktong kuha lang ng mga tore doon sa itaas, kaso yung mid lane turret dito ng UE, dinepensahan pa din nila. And checking out the items right now, yung may highest gold, grabe, nasa kamay. Hindi naman nagkakalayo pala yung gold na parehong junglers nila. Pero ito, kukuha na naman yung purple buff, kuha na niya. Ding! Uy, grabe! Napilitan na naman mag-Tempest of Blade dito pero si Slow ang tinatarget. Hindi pa rin siya mabibigyan, napalayo pa sila. Ang sakit na nga talaga nung kanyang damage. And tuloy pa rin ang laban para sa iba concealed play dito. Hinahabol nila. Lazy Blurred doon with Nimbus Passion, taking down Lord Grimm. Pero isa tagal nung laban na yun, saan lang nang napatumba? Oo, pero again, wala na namang purple buff si Prana dito, the Ling. Sinalungkot ako sa purple buff eh. Purple buff, melungkot talaga to. Alam ng mga Ling players to, kapag wala kang purple buff, lalo sa late game, parang feeling mo useless ka. Pero use boss? Delikado yung first niya. Ang sakit na nga! Bago pa siya makastack ng crossbow of tank, ay ma-burst down na siya dito ng Bravehearts. Diretso lang ang kanilang tinitignan. Gusto nilang ipatumba itong tore na to. Pero yung depensa ng UE talaga, hindi nila hinahayaang makuha ito. Pero titignan natin Rentings dito. Mapapatumba din. Whereas Lazy Blur, sapat na daw yun. Sabi niya kasi makukuha ko naman na yung gusto natin. The mid lane turret is down. And looking at the number of turrets, parang nawala yung kalamangan sa mapa kanina ng UE. Ang dami nang napatumba ng Bravehearts sa side nila.
Oh, ang ganda rin kasi ng mga punish ng mga Bravehearts, no. Every time na magiging aggressive yung UA boss, lagi nakahanda si Rentings at si Arima para makaharap sila ng opening again to fight into UA Zeus. And surprisingly, si Ling dito hindi siya na behind pagdating sa farm. Si Bet is pangit pinakamayam, pero the hook, may tinamaan dito kinagat. Ah, yun lang na hook agad si Arima. Si laking bagay nun para sa UA, pero pati lang dito. Talon si RTZ, si Shara Valdez na kupuna target din, tapos nastakan nga lang dito, pero makaka-activate nga ba ng cross tank, hinihintay nila yung tamang pagkakataon, inactivate na, at tatlo ang nawala sa Bravehearts, ang nabubuhay na lang si Kran at oh si Rindy. Goodness. Oh my god, isang back impact lang, grabe. Ang sakit! Paano ka makakapag-steal sa kalagayan na yun? Nahuli pa siya ni Franco, the hook! Wipe out for the side of UE! Anong nangyayari? Ito yung talagang isa sa mga pinakamalaking upset na pwedeng mangyari kung nagpatuloy ito. Pero any chances nga ba dito ng bawi or parang comeback para sa side ng Bravehearts dito? Mahirap eh, kasi ang laban na nila dito is yung longevity ng fights. The sustain is there for both teams, pero again, habang pinapatagal mo yung clash, mas paborito for UE Zeus kasi nandyan yung 1-1, nandyan yung Cecilion. Even though yung damage output ng Bravehearts, kaya naman nila i-sustain, pero if you look at their lineup, the way they work is their team fight is based solely based on their ultimates, no? Si Phobius, si Ling, si Eve, actually si Betix, siya yung kaya yung lumaban ng matagalan. Pero if you look at UE Zeus, halos lahat sila kayang lumaban ng matagalan with the sole exception of the Franco. Kasi si Cecilion habang tumatagal, mana lang naman problema niya. Pero pag hawak niya yung purple buff, no problem whatsoever. Si Esmeralda ay susustain niya lang yung Bravehearts, and habang tumatagal yung clash, si Chara Valdez, makakahanap siya ng mga targets na pwede niyang stakan ng weakness. Oh, para pakiramdam ko na kailangan mag-ingat ti Arima City kasi kanina pa nagsisimula yung mga team fights kapag ka nahuhook siya dito no ni Lord Grimm. So kailangan paingatan nila yun. Speaking of Iron Hook, mabuti na lang naiwasan nila iyon dahil kailangan nilang depensa ng maigi, inhibitor turret at isang inner turret na lang ang natitira sa kanila habang tamang cut lang si Krana. Kamunti ka na siyang kagatin doon sa gitna. Mabuti na lang at medyo fast hands siya. Grabe, fast sabi hands ni Lord Grimm, kakagatin ko na lang, umalis na katakbo pa. Pasado ba yon? Fast hands na ba yon para sa iyo? Pasado. Parang ikaw lang. Yun, kung ikaw yung Franco, di ba? Parang ginamit mo lahat tapos tinakbuhan ka lang. Ay, grabe. Medyo malungkot na naman. Yung dating pang-heartbroken na naman yung datingan. Sabi natin, pero dito, till, kung kanina sinabi natin na ang bilis ng bawi ng Bravehearts, hindi naman nagpatalo ang UE Zeus, nakabawi rin sila agad. Kaso kayang mahuhook dito na naman si Rentings. May naistakan pa nga ba, hindi na lang muna ilalaban pa Bravehearts. Alam nila, delikado kasi nabawasan sila ng isa. Medyo pahirap ng pahirap yung sitwasyon para sa kanila, no? Ay, alam, Brigida, gusto ko lang sabihin, grabe naman yung UE Zeus, di na naawa. Ginamit apat ng ulti para mapatay yung Dorit. Sinisigurado talaga mamamatay yung si Renting, sabi niya. Ito si Silip, oh. No mercy, no mercy. Literal na uubusin na lahat at kayang-kaya talaga na nilang confidently labanan dito ang Bravehearts. Kung titignan natin, malapit naman na tayo sa 50k gold mark for both teams. Pero and nandun pa rin yung 5k gold lead eh. And kamunti ka na naman yung Iron Hook doon. Kailangan ma-maximize nila yung mga pang-check push nila eh. Pero parang yung pinaka-check push nila dito si Arima City eh, no? Kita nila si Celia na Renting ba na siya flicker dito? Okay. Ito na nga, makakakuha sila ng isa na ult. No, pero the sprint is too much to handle. Tapos naiwalay pa ang teamfight dito sa bandang likod. Nahuli doon si Arima City. Mapapapagsak si Slow. Pero may crossbow of tank dito. Makakalipad si Shara Valdez. In the blink of an eye, dalawa ang nawala sa side ng Bravehearts. Pero si Lord Grimm, bawi lang din. 2-for-2 exchange. At makaka-lord pa nga yata din ang Bravehearts. Kasi di pa sila tapos. Unstoppable force. Ibinato doon si Yen. Meron pang real world manipulation na naman, pero may stack. Wala na nga lang crossbow of tang dito. Arima City, ang ganda nung lapag doon na pa-back ang mga miyembro ng UE. Kaso nga lang, kinakailangan din nilang dumepensa muna at mag-ingat kasi si Krana, yung jungler nila, wala para mag-retry. Old reset, pero UE Zeus, they realize the opportunity. Alam nila, pwede sila mag-lord. Wala yung ultimates ng Bravehearts. The HPs are quite low on the side of UE Zeus, pero maximize na nila habang wala pa sila. That's cover! Nako! Nako!
nakuha ni Lazy Flair. Paano nangyari yun? Ooh. Ang ganda nung timing. Hindi ko sure may vision ba siya na makukuha doon sa part na yun. Kasi parang medyo na-leash naman sa side ng UE eh. Nakasilip sila for a split second, pero I think that was totally blind. Braveheart, oh my goodness, Lazy Blur. Hindi blurry ang kanyang vision ngayon. Hindi blurry! Yung sniper na yun. Hindi mo masabing blurry yung kanyang eyesight sa napakagandang pagkasecure nung Lord doon. And again, right now, bumalik yung momentum sa side ng Bravehearts. Tuloy ang laban. Kaso nga lang si Lord Dim dito may kagat na naman na ginawa ang sakit ng Batsmith. Pero patuloy din ang pasok ng Bravehearts. Tamang bawi lang. Lord Grim naman ay napatumba na din. A roamer for a roamer. Okay na ba yun na kapalitan? Kasi may depensa ang Lord pa na kailangan gawin ng UE. Okay lang yun. At least buhay yung mga papasok sa base. Andiyan pa rin yung Phobius actually. Ang dilemma lang nila is they need to take down si Sicilian backline. Andiyan na si Ling pero hindi. Nag-iba sila ng target dahil nasa harap yung Esmeralda. Pero Bravehearts, oh my goodness. What was that? Napakatapang na rin dito ng Esmeralda ni Frost eh. Parang hindi, wala na rin makakapagpatunaw sa kanya as much dito sa side ng Bravehearts. And looking at the items right now, si Beatrix ay naka-golden staff pala. Anong masasabi mo dito sa pickup ng golden staff para kay Beatrix? Sa golden staff, innate passive na ni Beatrix na hindi siya nakikrit. So additional layer of attack speed to for Beatrix to. Even if naka-sniper ka, nag-a-apply actually yung additional attack speed for the golden staff. Mabilis yung reload ng mga bala. Okay, so meron pa siya ditong weapon mastery no na emblem. So parang aside from that, mas masakit din siguro yung damage niya. No, kita naman natin kanina kung paano niya na secure yung Lord. Kahit na wala naman yung retry sa kanila, pero looking at things right now, we are approaching the late game. Supposedly ito na talaga yung timers ng UE, no? And we are actually seeing it naman in the way they're able to defend successfully each and every time. So will it matter or will it boil down to kung sino yung mas maganda, yung magiging engage, or parang it will depend on the counter engages? Kasi parang sa ngayon ang lamang talaga nasa side ng UE eh. Honestly, this is a battle of positioning and vision. Kasi if you're UE Zeus, yes, ikaw ang late game lineup dito dahil lang sa'yo yung 1-1 tsaka Sicilian. Pero the thing is, yung win condition nila, ang lalambot lang eh. The 1-1 and Sicilian can easily be bursted down by the Beatrix and the Link. So hindi natin masabi na lamang-lamang talaga si UE Zeus pagdating sa late game. Actually, pan-tight sila ngayon. It's just gonna come down to whoever gets the initiation. If Bravehearts find ni Sicilian on the backline, kayang-kaya siya i-snipe ni Krana on the Link. Okay. Actually, pati yung 1-1, napakadali lang din i-sniper niyan at ipasok sa real world manipulation. So again, it's all gonna come down to whoever has the better position in this fight. Well, speaking of position, may maistastakad nga lang dito si Rentings dito. Kinakailangan lumayo. Mapapagamit na ng crossbow of tang dito si Kishara Valdez. Pero may immortality ka naman. Kaso nga lang, kay Lazy Blur na pasa yung damage doon. Napakaganda nun for UE. Merong real world manipulation dito. Pero tingnan mo si Ling. Try kumuha ng mid lane turret dito. Kaso nga lang masisipat dito ng mga membro ng UE. Kailangan niyang makuha itong purple buff na ito. Kasi looking at things right now, medyo delikado. Kinakailangan umaasa sa kanya ma-ifer ang Lord na to. Kung hindi, mahihirapan na yata sila na. Pero look at RDZ. Papasok na nga, activating his ulti. Kaso may immortality pa yung 1-1. Mapapasok pa sa kanyang mga kakampi. It's a mega kill for Shara Valdez on this 1-1. Oh my goodness, that's sad. Braveheart pinilit ng si Krana pinilit ng kunin yung dalawang purple buff. Yung isa nakuha ni Cecilia, yung isa nakuha ni Arima City. And actually, napatikpan ni UE Zeus yung Eve na nagtatago sa damuhan. So this is gonna be a Lord defense 3 versus 5. I think aabot naman yung dalawa pagpasok ng Lord ng UE Zeus sa base ng Bravehearts. But that sequence of events, napakaganda ng mga mechanical outplays na ginagawa ng UE Zeus. Again, Sicilian, si Slow was able to get the purple buff away from the Link. That's why hindi kagad nakafollow Krana on the Lord fight. Grabe, ultimo yung Sicilian. Talagang natatapangan na din yung Link dito. Lalo na't may dominance eyes at immortality nga naman na siya na hinahawakan. And mukhang magbebenta nga ng boots na dito si Krana in exchange for the brute force na mukhang kakailanganin na nila for this upcoming Lord defense nga. Pero
medyo parang natatakot na ako para sa side of Braveheart dito. Walang ma-iron hook, kaso may kakagatin nga lang. Makakapag-tack na naman dito ng crossbow of tank. Makakapasa na naman ng damage, pero mabibigyan nga si RDC. Ang counter latag dito lang, real world manipulation, pero makakalabas lang din sila agad. Lazy Blur, kinakailangan mapatumba niya etong Lord. Kinakailangan madepensahan nila ito, pero ano nga ba ang pwedeng mangyari? Kasi parang papasok na lang tuluyan ang UE Zeus. Eto na nga sila, gusto na nilang tapusin ito. Kaso nga lang, depensa pa rin kung kailangan ang Braveheart dito. Krana nga lang dito, mahihirapan na. Shara Valdez, buhay na buhay, pati yung immortality niya, pero wala na siyang immortality pop dito by RDZ, kaso tuloy pa rin, mamamatay nga lang, a shutdown. Eto na nga ba yung ginugusto at hinahanap ng Bravehearts kanina pa, flicker doon, mapapatay na, it's a double kill for Lazy Blur, and right now, three members are down for the side of UE Zoo. Ooh. Will this be a chance na ma-end na nila to? Pero bukang marami pang ano eh, minions. Sobrang ganda nung defense ng ano ng Bravehearts. Although ganda rin nung play ni Lord Grim doon. Nakita niya tumalon yung Phobius, so sinundo niya kagad ng Iron Hook. Pero it wasn't enough dahil nga tuloy-tuloy yung pagdalo ni Shara Valdez and nakataron pa si RDZ to take down the 1-1. Ito naman yung mahirap sa lineup ng UE Zeus. Ang tanging tower lock nila ay si 1-1. Again, the win condition is solely the 1-1 na yun na si Zillion. Pag sa base, kapag namatay si 1-1, it's hard for UE Zeus to take down the base of Braveheart. So again, may pang shutdown pa rin ng win condition. Alive pa rin ang pangarap ng Braveheart manalo din sa game to. Okay, tamang lapag lang para maka-zone, and they are looking to really take down the inhibitor turret right now of UE Zeus. Rentix dito nagpaparamdam, pero mukhang hindi na muna nila ipagpapatuloy ang laban. Kuha muna ng purple buff para wala si Slow. And right now, we are waiting for the next Lord. 10 seconds bago ang ating pang ilang Lord na nga ba ito? Panglimang Lord na ito na magsuspawn. So imagine, we are already near the 25-minute mark dito ng ating laban. What a way to end talaga the series for today. And right now, ang pwestuhan nasa kalamangan ng Braveheart. So literal na abangan, as you mentioned, positioning talaga ang magiging laban. Ito, pag nakuha ng Bravehearts to, malaking problema to for UE Zeus. Again, this is the improved Lord, yung past 18-minute mark Lord. Ang kinagandaan ng Lord plus Eve is meron siyang pang-poke with the real Lord manipulation, and mapapaprock nga yung passive ng Lord na napakasakit. So if Bravehearts gets this Lord, UE Zeus might be in trouble and they might just lose this game. So sobrang importante para sa kanila yung contest to. Okay, pero speaking of contest, may Winter Truncheon na ilalabas doon si Ken habang talagang finicker kagad ni Lord Grim sa bandang likod ang Arima City. Pero nakalipad nga lang sa bandang likod at si Shara Valdez, nakapag-stack siya kay Krana. Wala na dito ang retribution ng Bravehearts. Tatlong miyembro pa sa kanila ang nawala. Kinakailangan makauwi ni Arima City at ni Lazy Blur kasi sila na lang ang matitira para dumipensa. Pero yung Izus, mukhang gusto na nilang isecure itong Lord talaga kasi alam na nila na tatlo ang wala. Ang tagal pa ng timers. Parang ang tagal talaga. Isang minuto. Ito na sniper na naman. Oo nga eh. Tignan natin. Pero parang hindi na nila hayaan. Kasi ayaw na nila lumapit dito. Pero medyo ano bang masasabi mo dun? Kasi parang diniretso ni Krana sa likod si Shara Valdez. Pero instead, nastakan pa siya. Ang ganda kasi nung ginawa din ni Yen, pinasok niya yung tatlong heroes ng Braveheart and then nag-Winter Truncheon. So kita sila lahat for UE Zeus to maneuver on the team fight. And against Shara Valdez, like you've said, pinasok siya na Link, pero unfortunately, nakastock na kagad siya doon. Napatay nila si Krana and si Lord Grim kinagat din kagad yung Eve sa may bandang likuran para hindi sila makulong ng real world manipulation. Very good team fight coming out from UE Zeus, and that allowed them to secure the Lord. So now, the problem is upon Braveheart. The hook will miss, pero hindi na hinintay yung Lord. Binait out na yung real world manipulation. Link, Krana, sa likod, kinagat! Oh, yun lang! May immortality na siya. Kaso nga lang, mahuli na laman at sa itong backspace lang siya ay tumatutuluyan. Right now, apat na lang ang natitira para dumepensa sa side ng Bravehearts. Naparating na ang Lord sa gitna. Sabi mo nga, may buff ito. Mahuhok pa si Lazy Blur. Kinakailangan nila makalakas dito. Pero nandito na yung Lord. Talagang dinediretso ang kanilang tore. Crossbow of tank pa nga na linilipad si Shara Valdez. Mawawala na ang tatlong miyembro. Wow. Winter Truncheon dito si Arima City. Pero wala na. Sabi ng UE Zeus, eto ang patunay na talagang may madadala sila. Grabe. The late game comp
of this team is able to win over the 2x NCO champions, UE Zeus. Napakaganda ng pinakita ng mga players ng kanilang team, especially the 1-1 and the Sicilian. Again, these two were the win conditions. Pero syempre, hindi lang sila yung nagbuhat dito. Kasama na rin natin yung ibang players. Actually, kailangan natin i-highlight dito yung Franco no, ni Lord Grimm. Napakaganda lagi ng mga kagat. Napakaganda ng mga target selection. Yung mga hooks, critical hooks against Bravehearts. It is what allowed UE Zeus to have this fantastic game. Kaya lang din naman tumagal to kasi ang dami ring plays na ginagawa ng Braveheart. Like Krana going on the backline. Si Lazy Blur sniping out the Lord against UE Zeus. Yung real Lord manipulation punish ni Eve. Yung mga pagbato-bato ni Johit balik para ma-punish yung positioning ng UE Zeus. And of course, si RDZ during the base defense, no, yung kanyang pagtalon on the 1-1, it doesn't allow UE Zeus to close out the game kasi nga, again, kailangan din protectahan ni Shara Valdez yung kanyang sarili from the full views. So dito na-extend talaga yung game eh. Pero again, yung late game prowess talaga ng UE Zeus, the damage output, and then the mobility on these fights. Napakahirap talaga for Bravehearts to actually close this game out kasi lugi talaga sila pagdating sa late game in terms of ease of use ng mga heroes. Hindi ako makapaniwala. Parang kung babalikan kanina, yung Bravehearts naman yung parang laging may attempt na parang mambackline tapos manghiwalay ng UE Zeus. Pero palagi at palagi, parang sila yung napaghihiwalay tuwing, sabi mo nga, ang ganda ng targeting palagi ni Lord Grimm. Parang ang ganda ng kung kanino siya papasok, kung ano ang sino ang kakagatin niya, and yung pinaka-tumatak din sa akin yung sinabi mo na yung ginawa ni Yen during the last clash. Yung parang nagpakita lang siya na literal kung isipin mo parang, uy, ba't nandito to? Pero nag-winter truncheon siya. Tapos nabigyan ng vision lahat ng kakampi niya. Eventually, ang ganda ng pagka-execute ng UE doon sa information na nakuha nila. And they were able to put an end to that very long game. Kasi halos 25 minutes yon, the longest game we've had so far for today. And dito, kung ma-secure ng UE etong susunod na laro, napakalaking upset talaga nito para sa ating first day of our play-ins. Sobrang action-packed nitong game nito. UE Zeus just proving that their momentum is not a fluke. Talagang kayang-kaya nila makipag-contend with the top teams that we have here in Alliance Games. And exciting to kasi if Bravehearts manages to get a victory on game number 2, we're heading to the first 3 game series that we have for today. And so far pa naman, puro pa naman tayo sweep. So, posibleng ito na yung series na magbe-break nung pattern na meron tayo for the previous matches. Again, sobrang nakakagulat na itong nangyari. It's actually surprising. I think even the comment section would agree na kilalang kilala ang Bravehearts for like yung dominance na lagi nilang na-assert in this tournament, even for the previous NCO tournaments. Pero this time, dito mo makikita na for this season ng Alliance Games, ang daming pwedeng maging dark horse. And yun yung isa sa mga pinaka-exciting sa mga tournaments na ganito, na yung mga hindi mo inaasahan, biglang mag-step up para ipakita na, uy, eto, kaya rin namin sumabay sa mga nakilala nyo na at mga talagang may napatunayan na. So, before we head on to our next match, pag-usapan muna natin that if you want to find the latest updates, not just here in MLBB, but also for the rest of the games that we are having dito sa ating Alliance Games, you just have to check out acadarena.com/alliance-games. So dito, makikita nyo all of the teams who are participating, all of the match schedules, kung ano yung mga ibobroadcast, even those who are not, and the articles, and even the statistics. So, kompleto yan. Name it, and you'll find it all at our official website. Again, acadarena.com/alliance-games. So, panigurado kung kayo rin, may mga sinusuportahan kayong mga teams dito. Gusto nyo na malaman kung ano yung standings, or kung kayo mismo na mga nanonood ngayon, mga players na talagang nagsascout na, nakikita nyo naman kung paano yung mga nagiging laruan nitong mga nating mga. Today, you can also check out yung mga previous matches or yung mga stats na nila right now doon din sa same website na yon. So, very handy yan para sa mga talagang gustong mag-prepare. Kasi panigurado, nararamdaman ko, ang daming nag-aabang at nanonood sa mga teams natin ngayon eh. Parang, ang daming gusto mag-prepare kasi we all acknowledge yung threat ng mga teams na naglalaro for this broadcast today. And just when we thought na parang kailangan yung bantayan mo, Bravehearts,
Sabi, hindi. So, medyo ako mismo nagulat ako sa nakikita natin. Bravehearts, as we mentioned, a very experienced team nga, who already was able to secure 2 championships. Hindi malabo na sanay na rin sila sa ganitong mga biglaan and kinakailangan lang ng hard reset para makabalik sila and possibly forcing the series to a game number 3. Kaya pupunta na tayo sa ating drafting phase. Selena, Masha, muli ang mawawala. Ano ang pwede nating ma-anticipate from Bravehearts coming in from that loss? I would say shift ng comp. Kasi yung comp na nirun nila kanina medyo ano din, medyo greedy rin, honestly. Even though meron naman silang skirmishing potential, but their lineup didn't really execute that well. Kumbaga, may potential mag-gel yung mga heroes nila, the chemistry is there. Pero yung execution, medyo nahirapan sila against UE. And it's also because of the fact na sobrang aggressive din maglaro ng UE Zeus. So it's something that they need to change up. Probably get heroes that really want to fight. Kasi ang dilemma mo kay Ling, especially in this patch, no? kailangan talaga niya yung purple buff dahil yung energy ay napakabilis maubos. Now, the band of the Ling, kinasagot ng UE Zeus is first pick Karina agad. Now, the Baksha is still up for the taking. Actually, may Baksha Grok. Meron ding Baksha Bea. Maraming potential openers dito ang Bravehearts. There's also the Beatrix and Angela. Actually, Baksha Angela sounds really good for Bravehearts. Actually, parang pag in-imagine mo, sakit sa ug. Tapos parang yung punat and yung sakit ni Baksha sa early game added with yung mobility ng isang Angela. Pero they will still be getting Arima City's Eve. Pero this time, they have the Grok in their hands. Ang ganda rin ito, no? Kasi parang yung Grok din yung isa sa mga pwedeng pang-counter or cancel sa Eve. Pero, Shara Valdez still with her 1-1 and Lord Grimm with the Franco. Ang daming nabigay pa din na nakita na natin kanina kung paano nila gamitin, tas baka may momentum pass. Oo, lalong ma-incentivize to kasi again, the Baksha is still open for Bravehearts, pero for UE Zeus, okay lang sa kanila yan kasi that's one target that the 1-1 can stack on. Yes. Yun Song isn't really the best answer against this lineup kasi again, kaya kang i-burst down kagad ng Karina with the percentage-based HP damage. Meron siya and also stacking target top for the 1-1. Pero kinaganda naman dito is that you do provide the team fight factor for the lineup, for the comp of Bravehearts. And also tinatanggal mo ng counter si Eve kasi dilemma din ng Bravehearts kapag nakuha ng UE Zeus yung Yuzong. So I feel like Bravehearts, the gold lane choice here for them is either the Beatrix or Clint. Pero pwede na sila kumuha din ng tank jungle dito. No, I'd prefer tank jungle in this game kahit pa sabihin natin may 1-1 kasi kailangan may added sustain on the front line for their own gold lane to work. So again, Beatrix and Clint is up for the taking. And Barats yung naging choice. Medyo ninisip ko yung buhay ng Barats dito. Parang hirap. May hook, may kagat, may stock. Andyan si Karina. Pero nandun pa rin naman kasi yung threat na pag pumasok ka sa area ni Eve, medyo juice din yung Barats kasi pwede kang pagating kagad nyan, pwede kang kainin. And also, ang laki ng area of threat ng Bravehearts. Yep, and sana nga noon nakakuha talaga siya ng lagi ng stacks niya para talagang whenever magkakaroon ng ganung kasing mga team fights ready talaga sila dahil full stacks yung passive niya, pero they will be taking the Lilia na medyo oo nga naman ang ganda rin nitong pang pickup laban sa composition ng Bravehearts. Literal lakad ng matatag. Hindi, medyo parang Norker. Kung gaano katagal ang ating masasaksihan na laban dito, pero as you mentioned, Bravehearts, they will be picking up this Beatrix for Lazy Blur. Ito na naman yung Beatrix na may Miracle Lord Steel kanina, pero we have to see yet kung mas may maipoprovide ito as compared to the matchup kanina with their somewhat new composition, no? Na parang medyo, kung i-consider naman siguro nag-adjust sila, parang narinig naman nila papa. Ang dilemma lang nila in this game, honestly, is yung late game. Kasi kapag umabot sila late game, medyo malaking problema talaga nung 1-1. Yes, meron kang Beatrix to burst down the targets on the side of UE Zeus. Pero si Barats hindi mag-enjoy sa late game dito kasi talagang maglalakad siya sa mga bomba ni Lilia. And then also, there's the Franco Bite.
that although yung team fight mas fantastic on the side of Braveheart, so there's still the win condition on the late game. It's just that UA Zeus, there's a lot of things that they can capitalize on the lineup of Bravehearts. Number one is yung weak tempo nila. Yes, team fighting lineup sila, pero may mga times na hindi nila kaya lumaban, and that's where the Lilia, the Karina, and the Franco comes in. Ayan, and speaking of comes in, Lord Grimm plano na ring mag-come in dito sa jungle ng Bravehearts para mag-delay, kaso nga lang in-anticipate na din yun nila RDZ at ni Arima City. Dito, tingnan mo, literal na hinaharangan siya para hindi niya ma-reset ang purple buff dito bawal. Ni Krana. Bawal daw talaga. Hindi na lumain para doon. Hindi na nga eh. Tingnan natin si Frost dito talaga. Nakapag-clear na siya agad-agad na walang pa ng isang minion. Pero still, parang kinailangan na nila yun para hindi rin magpatuloy na naman ang UA Zeus. Pero speaking of magpatuloy, ang aga nung naging akyat dito ni Arima City kay Chara Valdez. Parang dala pa rin yung galit galing sa game number 1 kanina. Talagang siya na agad ang pinaprayong bigyan early game pa lang. Okay, pag 1v1 si Chara Valdez kay Lazy Blur, and in turn na punish siya doon. So that's the first blood going in for Bravehearts. The Beatrix will allow Bravehearts to have a better early game control now that he's won his lane. Kasi si 1-1 hindi na magiging as dominant as nung game number 1. Kasi yung Beatrix, malaking threat center kanya. Grabe slow! Oh my gosh, meron pang burn dahil sa Magic Worship. Ayun na nga. At nabawian naman dito si Arima City sa gitna. Kitang-kita yung aggression ni Slow sa Lilia eh, no? Hindi na pinanood ni Slow. Cool guys, don't look at explosions. Eto yung sinasabi natin, magiging pahirap din maya-maya sa mga team fights kung abangan natin later on. Pero speaking of team fights, the first Lord of the game is about to be up. Na force ang flicker doon ni Rentings at siya ay mabibigyan ni Frost. Napakagandang paggamit ng flicker abyssal strike sa pagkakataon. Nakabull din ni Iron Hawk, will not get anything. Grabe naman si Krana, na secure niya pa, kaso nga lang mababurst na siya, pero the rest of the members are UA Zeus. Mahanap ang sabihan sa mission, kaso si RDZ dito matutuluyan nga ba. Napakaganda nung slow at nung sustain doon, and right now things are looking not so good kasi parang nandito na to rescue si Rentings, and that will be almost a 2-2 exchange. Grabe. 1v1 kill for the 1-1 versus the Beatrix. Tamang bawi lang. Tamang bawi lang. Pero si Krana kanina, yung part sa pagkamatay sa kanya, sabi niya, hashtag worst. Hashtag worst. Para nakapag-tweet na siya agad. Kasi... yung hashtag worst. Oo, nakuha naman niya yung turtle para sa kanya mga kampe. And still, hindi masyadong nagiging kalakihan yung need ng UA Zeus. Sana, though nagkaroon na lang ng solo kill as you mentioned kanina, which explains why meron na yun. Kaso nga lang yung may kain sa baba, si Frost ay mapapatumba, and that is another kill para na naman dito kay RDZ, na so far medyo nagiging okay yung kanyang early game. Kaso nga lang kailangan din natin kasing pansinin at bigyan ng attention itong si Chara Valdez na nakakuha rin ng solo kill kanina, and parang hindi na masyadong napupuntahan tulad nga ng kanina, no? At the gold right now, medyo parang hindi nagkakalayo ang gold laners na naman. Ang hirap pa sabi, ano mangyayari? Yeah, it's just a matter of finding openings here for both teams. Pero ngayon ko lang nakita yung ano, no? Ngayon ko lang din na-realize na medyo madumi yung combo ng Barbs sa Yuzong. Yung Talon Petri, tapos kagat, kakainin ka. Literal, wala kang kawala. Or pwedeng baliktad, pag nakain ka ng paglabas mo, lilipad ka pa. So, masama naman sa feeling nun. Matapos ka bunyain, kailangan kang palinip pa rin. Ganda ng talon yan, oh! RDZ! Oo, kaso nga lang, may wild charge doon at napakatagal nung stun habang si RDZ dito susubukan bigyan si Yen. Hindi nga lang natin makikita, pero siya ay matutuluyan. Frost nga lang dito, lumakad na sa ilalim ng torre dahil wala na siyang pupuntahan. A double kill once again for RDZ. 4-0 na ang Yuzhong natin sa XP. So, hindi ba medyo nakakatakot to for the side of UE? Nakakatakot talaga to kasi again malaking problema yung dragon during the team fight. Pero gusto ko lang comment yung cameraman natin, cool kid din. Cool guys, don't look at explosions. Hindi na niya tignan yung Karina nung namatay siya. Sabi niya, patay na yan, hindi patay ito.
wicked talaga. Literal na alam na kasi niya yung mangyayari. Speaking of pangyayari, hindi natin alam kung ano mangyayari. Kasi makakaslang na lang si Shara Valdez. May shotgun nga lang doon sa bandang itaas. Oh, na inipot si Lazy Blur, pero that won't be enough to take her down. Napakaganda nga lang nung pag-pick up sa shotgun. Kasi parang na-force agad yung crossbow off tank kahit wala pang low sa kanila. Dinudge yung first skill ni Grock. Patay pa actually yung Beatrix. Dinudge yung first skill ni Grock. Insta-dispel doon sa wild charge. Inisakan yung Grock. Binato yung crossbow tank kay Beatrix. Micro mechanics, sabi ni Shara Valdez, ano ba, tantanan niyo ako dito, kaya ko mag-isa dito. Okay, pero speaking of kaya, kakayanin din ng Bravehearts nga. Ang ginagawa pa ng UE, mukhang hindi yata, kasi tingnan mo naman, iniisa-isa sila, si Krana at si Arima City ay mawawala. And now they're looking to take down this mid lane turret dahil lahat sila nandito na, but the Guardian's Barrier, hindi mo na padadaanin yung nag-iisang minion nila, the Iron won't make it. And right now, tingnan mo naman, ang laban na nangyayari sa ilalim ng tore, may wild charge na naman ni Virus Passion. Ang ganda na patumba si Lord Grimm sa pagkakataon na yon, hindi man nila nakuha yung mid lane turret, bumawi naman si Frost para sa kanila. Yeah, si Braveheart dito, nakapag-try naman sila, makapag-defend against UE Zeus. But then again, Shara Valdez is a huge problem on this 1-1. Si Lazy Blur ay behind na ng 1,000, actually, 1,000 gold, 800 gold, quick maths. Pero eto si Karina, ganda ng ideology niya rito. Winter truncheon kagad. Para pag kinain ka, truncheon, di ba? Or kapag pinetre ka, truncheon. Oo, tapos pagka talagang nakasunod na agad yung mga kasama niya, which is highly possible naman dahil parang lahat sila may kanya-kanyang mobility spells na meron dito sa kanilang kit. Eh, parang ang ganda agad nun to fight against the supposedly initiations dito ng Bravehearts. Pero ang sakit nung sniper dito, ha. Tapos may wild charge na naman na ginamit doon sa gitna, pero may conceal play din na ilalabas ang kabila. Pero nandito nga lang halos lahat ng mga miyembro nila. Makakastock na naman si Shara Valdez on this 1-1, waiting for the right time. And there you... Oh my goodness. Na naman ang kanyang crossbow of tang. Kahit si Grock hindi kinakant yung damage, pero dito si Krana, lahat sila nasa ilalim ng Wilbur manipulation na medyo mataba dito. Si RDZ, kitang-kita naman natin sa nangyari kanina. Si Frost doon, hindi yata gumagalaw, pero kinakailangan na mag-disengage ng UE. Nakuha naman na kasi yata nila yung gusto nila. Alam, medyo masakit yung dragon, guys. Alma natin. Pero si Nguyen dito, again, ganda ng ideology niya. Okay, never mind. Namatay siya. Napatay si Frost in sniper harap-harapan. Os daw, sabi ng UE Zeus, I think. Pero again, ang ganda ng ginagawa ng dalawang team sa atin dito with RDZ re-engaging into that skirmish. Kasi dapat panalo na si Bravehearts. Panalo na si UE Zeus dun eh. Pero sabi ni RDZ, hindi guys, kayang-kaya ko itong mataas ang damage output ko. And kahit natin yung pag-micro ni Shara Valdez kanina na sa Grock, talaga hinihintay niya yung huling moment bago gamitin yung crossbow of tanks. Pero that is allowed by the Karina himself. Si Yen, no, nung zone out niya yung heroes ng Braveheart, talagang doon nag-disperse eh. Doon nagsimula. Nung makita ni Shara Valdez, guys, naghihiwa-hiwalay yung heroes ng Braveheart. Pwede ko silang habul-habulin. So again, yung ginagawa ni Yen on this Karina, ang laki ng impact kasi binibigyan niya ng space dito si Shara Valdez makaharap ng opening. Kumbaga, space maker siya rito. Dagdag pa natin yung hook ni Lord Grimm. Okay, dagdag mo na rin dyan yung pagpapatumba kay Rentis dahil meron na naman yata tayong laban na masasahan dito. Parang based sa sinabi mo kanina, parang nakikitaan ko na sobrang team player as a jungler talaga etong si Yen, no? Na parang yung mga movements, parang movements niya na parang lagi para merong ma-provide sa mga teammates lagi niya na makakapitalize nila later on. So, yeah, ang ganda nun. Parang yan ang tunay na tropa, sabi niya dito. Kinamenta ko kanina sa Winter Truncheon ko. Okay, sige. Second item ng Winter Truncheon tayo dito. Grabe, pati yun pinag-usapan, pero parang dito no, kahit na sabihin na nating bagong team sila or bagong compute na team, parang meron agad sila masasabing meron agad tayo masasabi na talagang meron na silang na-build na connection with one another. And speaking of connection, another conceal play ang ating makita. Hindi tatapa ang Iron Pamuntikan na nga lang. Pero right now, pumepwesto na ang UE. Paangat na ang ating unang Lord of the Game.
Bravehearts naman ang nag-conceal dahil dito mag-wild charge si Renthings. Wala nga lang masastan at matatamaan sa pagkakataon na yon. Lahat so, ng mga players man. Nandito sa bush, RDZ may ispatan si Frost, pero yung Lord na leash dito sa kanilang lugar. Ano nga ba ang mga gagawin na susunod na yapak dito? Yung dragon. Okay, Guardian's Barrier dito para hindi makalusot lalo ang Lord, pero kinakalahati na ito. Si Lord Grimm ay mapapatumba at may river manipulation na ikasta dito. RDZ confidently going in with his Black Dragon form. Dito, tutulungan ang kanyang mga kape. Si Frost mawawala na din. Shadow Protects with the Wind of Nature. Hindi pa rin matatagalan yung damage dito ni Lazy Blur. Kaso si Yen makakakuha ng isang bawi para sa kanyang mga kakampe. Kaso nga lang sa side nila, tatlo pa din ang nawala. At gawin mo ng apat kasi si Slow isusunod na din. Napakagandang combo from RDZ and Renty. Buntik na nakalipad yung 1-1, nakastock siya pero namatay siya kagad. Hindi niya napindot as soon as he can, pero ang ganda rin ang ginagawa ng Bravehearts, no? Talagang magkakasama sila lima. Alam nila, lamang na lamang sila sa 5v5 habang si Yui Zeus ay nagsiscramble talaga para makaharap ng position. And si Franco, ang ganda sana ng pwesto niya para makagat niya yung dragon. Kasi talagang ideally, you'd want to take out the Yuzong before the fight starts. Pero sabi ng Bravehearts, guys, si Zirip ako dito sa damo na to. Sama-sama tayo lima at sisilip. And nakita nila yung Franco and na-burst on kagad nila si Lord Grimm habang hindi nakasagot ang Yui Zeus. Pero na, nagat na RDZ. Sabi kasi nila kanina pa masyado napapasarap yung buhay ni RDZ. 606 siya kanina. Bigyan natin ng 1 at that will be a shutdown. Pero speaking of shutdown, pati-charge naman. Meron dito na namang naging wild charge kain combo dito onto Lord Grimm. Another trade dito para sa side ng Bravehearts. Pero ang Lord ay tuluyan ng ipapatumba. At sila naman ay dedepensa sa kanilang iba pang mga torres dito sa taas. Pero so far, parang yung Bravehearts unti-unti na rin bumabalik sa kanilang laro eh. Para hindi nila hinahayaan. Dito in-game, pinapakita nila yung kakayahan nila mag-reset. Though, looking at the situation right now, hindi na naman nagkakalayo yung, hindi rin nagkakalayo yung kills. Same lang ba to sa kanina na parang sobrang crucial din ulit na positioning at ng parang initiations na gagawin? I mean, yes. Kasi if you look at how Braveheart fights, it's always within each other, no? Lagi silang kailangan magkakasama tulad nung ginawa nila sa Lord Pekka, nagkandang truncheon from Yen. Okay. Just yung the ultimate from the drop. Pero nakain na ata! Oh no! Nakita niya na lang na hindi nakadak palayo. Pero meron pa din siyang panakas na gagamitin sa pagkakataon ngayon. They will be able to make it out of the real world manipulation. The crossbow of Tang won't be able to take down anyone. And that was a good engage dito galing sa UE kasi walang nawala sa kanila, may napa pa sila, yung jungler pa yon ng Bravehearts. Kaso nga lang wala pa namang major objectives anytime soon, parang kailangan na lang mag-ingat muna sa ngayon. Any interesting items ba na nakikita natin ngayon sa ating item bit? Yung wind chant talaga kay Lazy Bear, it helps the way it takes to position in a team fight. And also yung Guardian's Helmet into Winter Truncheon ni Karina. Actually, very commendable yung ginawa ng Bravehearts kanina. Si Rentings, pinadran niya yung Karina and then Winald Church siya kagad. It's really crucial for them to be decisive and confident with their shot call. Kasi yun yung nagpapanalo sa kanila for the majority of this game. Yung mabilis na pagkakakita sila ng opening go kagad. Pero na-outlay sila ni Yen kasi may Winter Truncheon and that allowed for the space na inaharap niya ni Shara Valdez at pati nga nila si Krana. So that's something that Bravehearts needs to consider, no? Yung outlay potential na meron ang Karina. But in terms of teamfight execution, yung position hindi kailangan intindi ng Bravehearts. Actually, yung kailangan umintindi na kanilang positioning is si Yui Zeus. Parang kanina pa talaga Winter Truncheon place itong si Yen. Nung ito naka-backshot siya. Parang yun na yung matatandaan natin sa kanya. Ito na pa siya ginagawa niya at ginagawa na talaga na even kung saan siya papuesto bago niya i-cast na sobrang mabibitin na yung players dito ng Bravehearts. Pero dito makikita natin the next or the second lord of the game is up. Tamang hanap lang ng mga kalaban dito si Renthings at si Lord Grimm talaga. Ano tong dalawang makunat na tank natin? Literal na naghahanapan. Pero kailangan natin makita kung sino yung makakalamang. Kasi si Lord Grimm pumasok, may kinagat na nga na isa. Kaso nga lang siya ay matutuluyan din. Dito na naman si RDZ, tinusubukan bigyan si Shara Valdez at magagawa niya ngang gawin.
But yet, with the double kill, habang si Yen makakasecure ng Lord, tatlo ang miyembro na nawala sa side ng UE. Pero si Yen makakatakas nga ba? Hindi na yata niya matatagalan. Hindi na makakuha ng isang bawe kay RDZ. Pero si Lazy Blur, kahit akala natin na immune na dito ni Yen yung basic attacks niya, nabigyan pa din. Ang ganda nung ginagawa ng Brave Hearts talaga ay na-isolate nila yung team fight against UE Zeus, isolating in a way na hindi sila makapag-focus sa Lord. But fortunately, Yen, nakuha pa rin niya yung Lord here for UE Zeus, so that's gonna stall the game even further. Pero again, yung team fight presence ng Brave Hearts, it's something that UE Zeus needs to worry about. Kailangan nila makaharap ng pick-off na hiwa-hiwala yung Brave Hearts. For the longest time, hindi rin kasi humihiwala yung mga heroes sa mga balak nilang puntahan. Like in this case, naging may mapa. Lima talaga sila. Body-body system, pero buong team. Hindi mo mapaghiwalay yung players ng Braveheart ngayon. Kaya medyo magiging challenge yata yun UE right now. Pero so far, parang ang ganda rin ng pinapakita naman ng UE. Though, alam mo yun, parang ito yung championship mindset din eh. No? Parang ayaw bumitaw hanggang sa huling sandali. And we really are seeing Brave Hearts and doing their best to really prolong this game as well. Though, sinabi natin na hindi masyadong magiging favorable circumstances sa super late game, considering yung composition nga na meron sila. Parang, kanina pa naman natin nakikita, sobrang hindi rin na mamatter eh kung sino parang lumalamang like literally in terms of composition sa late game. Kasi yung mga teams and yung parang nagiging mga yung playmaking capabilities nila, yung communication nila, yung parang nakikita nating lumutang dito in each and every fight. Pero 1 minute up until the next Lord, considering yung situation ng both teams natin right now, sa team mo pa din, sino ang makakakuha ng advantage sa next Lord fight kung lahat sila ay magkikita na naman doon sa Lord pit? Sa position nila ngayon, mas lamang ang UE Zeus, pero ito na sama-sama na naman yung Braveheart. Sama-sama na naman si Philip sa demo. And probably makikita nila yung Franco, Lord Grim flickering in! Nahanap niya si Beatrix! Naku po, kaso nga lang nakain siya dito with the cancel as well and mukhang papunish na nga yung gagawin sana nila. On Lord Grim, hindi nakakayanin pa. The real manipulation was also used. RDZ will be going down as well. Habang si Yen, subukan na naman kumuha ng isa pang kill. Pero si Rentix, nandito na rin. Makakakuha pa nga ba ng isa pa? Hindi na muna, pero napaka-low on HP na nung ating mga kasama dito sa UE. Kinakailangan na nilang makauwi. Pero hindi na yung magagawa dito ni Slow kasi siya ay bibigyan na rin dito. And that will be a 2-for-1 exchange. Brave Hearts, makakakuha na naman yata ng Lord. Again, nakita mo yung pagsilip ng Brave Hearts kanina, sama-sama talaga. The moment na nag-click si Lord Grim, para kagatin yung Betek na cancel kagad. Yen! Okay, kaso nga lang, may kain na naman and Divirus Passion na ginamit. May crossbow off lang na magagamit dito si Shara Valdez. Maliliparan halos ang mga miyembro, pero may na-suppress. And that will be a maniac para kay Shara Valdez, kapalit ng sarili niyang buhay. Kinakailangan ng kumuha yata ng Lord dito. Jesus, pero napakaganda nung pagka-stack doon ni Shara Valdez. Oo, tsaka talagang hinold niya. Hanggang sa last moment ito, meron tayong instant replay. Nakain si Frost and that bought enough time for the Karina to bypass the lineup of Brave Hearts and pumasok siya sa likod. And that gives space for Shara Valdez to get his crossbow tanks up. Unfortunately, napatay siya ni Eve. Ay, by RDZ. Okay lang, kaso nakita nga dito si RDZ na mag-isip pumas. Hindi na niya magagawa ng paraan dahil masesecure na lang UE Zeus ng tuluyan yung ikatlong Lord ng ating laban. And looking at the towers right now, para gugustuhin talaga na nilang makabawi at makapagpatumba ng as much towers as possible. Kasi isipin mo, 18 minutes into the game na tayo, parang wala pa masyadong na-expose na inhibitor turret sa side ng Brave Hearts. And this will be the perfect opportunity to do so. Kaso kailangan na naman talaga mag-ingat. Kasi yung mga bawi talaga ng dalawang teams natin, kanina pa talagang napakaganda.
sobrang dikit eh, no? And Bravehearts, again, yung tingin nila, yung approach nila sa teamfight, napakaganda. Nakita natin kanina na magkukumpul-kumpul yung apat kung saan nagamit yung dragon. Pupunta kagad sa backline para mag-iwahiwalay. Pero this time around, iwahiwalay ang Bravehearts. Ayun na yung kaga-trendings. Unang tutumpa pero may kahit na naman dito. Si Lord Grimm ang magiging biktima. And there goes the real world manipulation ni Arima City. May mapapatumba nga ba? Wala daw muna. And they won't be proceeding with this inhibitor turret kasi mag-mid lane turret naman na sila. Ito na yung sinasabi natin, gusto nilang i-expose yung inhibitor turrets ng Bravehearts. And looking at things right now, medyo napaganda din yung nung ginawa nila yung sama-samang konsile, no, ng UE. Parang kinaya na nila yung Bravehearts kanina. Na-champoan nila, sabi nila, go guys, di magkakasama ko. Ito na, it's our time to shine. And again, yun yung strength kasi ng lineup ng Bravehearts. Kapag lumaban silang 5v5, mahirap to for UE Zeus. Pero kapag nakakita si Lord Grimm ng opportunity to pick off a hero dahil hindi sama-sama ang Bravehearts, it's really crucial for them to go on it. And ang ganda na naging response nila kanina, very decisive. Unfortunately, si Rentings lang yung nakuha nila. Much better choice sana kung iba yung ginawa nila. Pero at that time kasi si Rentings lang din talaga out of position on the side of Bravehearts. And actually, parang ang build din dito ni Rentings, no, na naka-damage at may isang radiant armor. Parang dagdag physical defense din yun, pero ang sakit na talaga dito. Hindi niya kailangan eh. Ang kinaganda dito sa Grok sa game na to, hindi niya kailangan mag-full defensive item kasi majority of the damage that comes out from UE Zeus is either sustained magic DPS or yung physical attack na meron si 1-1. So, ang ganda ng itemization niya rito, going full physical attack damage build, tapos may isa kang radiant armor para lang may pang negate siya sa damage output ni Karina pati na rin ni Lilia. Yep. And nakikita naman natin na nagpe-pay off kasi pagka talagang minsan siya na yung sumusugod para tumapos ng buhay nung iba eh. Pagka talaga nabibigyan siya ng pagkakato kasi siya yung isa rin sa mga heroes na hindi basta-basta na sa stun dito or parang nako-control din ng UE. Pero as we are looking at the map, pareho na namang pumepuesto ang mga teams kasi 5 seconds na lang. Eh, mabubuhay na naman ang ating ika-apat na na-lord. Kita nila si Yuzhong sa may bottom lane. Oo nga eh. Kanina umabot tayo ng ano eh, limang lord. No? Eh, papalapit na rin tayo sa numero na yon. Pero sabi mo nga, nakita nila na nasa bot lane si Yuzhong. Just the same dito kay Frost na natita rin doon. Pero papunta na sila lahat dito ngayon. Pinapatunog etong Lord, Shara Valdez. Eto siguro talaga yung minamataan ng buong Bravehearts ngayon na gusto nilang targetin. Pero yung Lord medyo nangangalahati na consile. Wild charge dito, papunta kay Lord Grimm. Mafu-force ang flicker palabas pero meron pang matitira. And there you have it, a crossbow of time. Meron bang matutuluyan na naman? Mukhang meron na nga dahil oh Gran ang susunod na tutong. And Frost will be going down pero may immortality na mapapop kay RDZ. Siya na rin ay mawawala. And that is a 3-4-1 exchange. Tiyan mo, nakapag-sprint si Slow. Grabe, ang bilis naman ng Lilia na to maglakad. Oo, sabi niya, slow lang yung binibigay ko, pero I'm fast. And oh, okay. Ang ganda no, naging bait. Even though, ang ganda rin ang idea ng Bravehearts na baka ma-dehado pa tayo dito sa Franco. We na-search kagad ni Renting and kinain din ni Krana. Pero yung Inzuls were immediately in position, countering and re-engaging into Bravehearts. And napakaganda nung naging sagot dito ng UE Zeus. Imbis na tayo yung magpalugi, simulan na natin tayo yung mambait. And na-force out yung mga ultimates ng Bravehearts to sustain the frontline. And that allowed the 1-1 stack up with the weakness para makuha niya yung crossbow tank. Napakainit ng ating nakikitang laban. Ayaw bumitaw ng Bravehearts pero UE Zeus, gusto na rin nilang i-secure etong series natin for today. At titingnan natin kung magiging successful sila in doing so dahil papalapit na tayo sa susunod na Lord Push. Tignan natin kasi parang pinagsasabay talaga nila ngayon yung minion waves. And for Bravehearts, meron ba silang sapat na pang-clear for this incoming Lord Push? I feel like they need to use everything. Wild charge, Rune Revelation, Lord Grimm, nahuli, nakagat! Ayun lang, Lucky medyo naispatan talaga siya doon. Pero nandito na to the rescue yung kanya mga kasama. Hindi tutuluyan. Sabi mo ka, kailangan ibigay ang lahat. At para nabigay nila yung lahat kay Lord Grimm, imbisad pagkiklear dito sa incoming Lord Push. Ang ganda ng guards here. Pero maw
mahuhuli si Arima City sa pagkakataon na to. Shara Valdez naghihintay ng tamang stock lang. Pero tingnan mo naman yung mga members ng Bravehearts dito. Isa-isa na. Wala. Looking at it right now. Nalang natitira si Krana na lang mag-isa and wala nang madedepensahan dahil you is proving to us that they are someone to look out for in this tournament. That is a crazy game. 2-0 na naman yung naging series natin, pero man, oh man, what a game brought forth by these two teams, Bravehearts and UE Zeus. Napakaganda na naging back and forth strength pull between these two teams, pero it was UE Zeus that prevailed in this game. Bravehearts, nakita natin kung gano'n talaga sila katatag. They're a really strong team, pero this time around talagang nalamangan sila ng UE Zeus when it comes to teamfight initiations. And yung mga IQ plays na ginagawa nila, yung bait ni Lord Grimm in the specific clash, yung mga micro mechanics ni Shara Valdez, yung late talaga niya, as in todo-todong huling-huling segundo niya ipapop yung crossbow of tanks kasi minamaximize niya yung time na meron siya na nakaka-free hit. And ito yung ito yung moment na again, unfortunately nakita nila si Rentings, pero that is one of that is the start of the amazing plays na ginagawa ng UE Zeus, na sila na yung nagdi-dictate kung saan lalaban, kung paano lalaban, at kung ilan yung pwede lumaban. But Braveheart, they did a fantastic job on countering what UE Zeus has to offer in this game. But at the end of the day, it was UE Zeus that prevailed and had the fantastic teamfight initiations on the later stages of the game. Hindi rin ako makaniwala sa lahat ng nangyari doon. Again, that was a huge upset. Yun talaga eh. Sobrang laking upset niya kasi, again, Bravehearts, isa sa mga minamataan talaga na teams ng lahat coming into this tournament. But it just so happened that UE, proving to us, kaya naman pala ganoon ang kanilang naging placing during the Aces is because they're more than ready to take on even the most established of teams here dito sa ating Alliance Games. And sobrang nakaka-proud isipin yon kasi that just means there are a lot more teams to look forward to dito yep. sa ating tournament aside from those na madalas na nating naririnig. And what a way to end talaga the series for today's matches sa ML. Pero before we on again, kung gusto nyo pang malaman yung mga standings ng other teams, dahil meron pang ibang mga teams na naglaro for today's matches, hindi lang nakikita dito through stream, all you have to do is visit acadarena.com/alliance.games and you will be able to find everything, mapa, teams yan, schedules, articles, or stats. And moving forward, simula pa lang tayo dito sa ating napakalapit na tournament, pero the moment we reach our finals, isa na naman yan sa mga kaabang-abang. Nan, kasi the Alliance Games Finals will be held live at Conquest 2022. This will happen on July 23 to 24. And dito sa Conquest, you will get a chance to watch the OLG finalists battle it out on stage. So lahat ng finalists talaga live na maglalaro at maglalaban-laban sa isa't isa. Very exciting. You will also be able to meet your favorite gaming and esports personalities. Alam mo yun, si Kai Day, kasi parang balita ko kasali rin siya dito. Parang, naman super sikat, pero kasama rin siya doon. And bukod pa doon, you will get to enjoy a lot of different programs and activities for all kinds of games. So stay tuned for more Conquest updates at our official FB page, facebook.com/conquestphl. And wag na wag din natin kakalimutan sa lahat ng mga manonood ngayon, Acad Arena recently launched its newest cycle of scholarships. So these are open to all student gamers. Ngayon, kung meron kang siblings, cousins, or friends na nasa senior high and college, they could apply for our scholarship grant. So simply visit acadarena.com/scholarships and get the chance to be an Acad Arena scholar. Ano yan? Hashtag Acad Arena scholar. So napakaraming nangyari for today's matches. Anong masasabi mo, Midnight? Puro sweep eh. Grabe, intense yung mga teams natin dito sa intense yung mga collegiate teams natin dito sa Alliance Games. And I'm rooting for a lot of the players, a lot of the teams, and masasabi ko na lang sa audience, the future of MLBB, lalo yung collegiate MLBB, is really really bright. Tama ka doon. Super nag-agree din ako and I'm so glad that we are actually all part of this. Ngayon, hindi pa dyan nga muli nagtatapos ang lahat dahil marami pa tayong aabangan in the next few weeks. This has been the Alliance Games MLBB in
play-ins, and we'll be seeing you once again next week.